Justice and Human Rights, with the presence of Senator Ronald Bato de la Rosa, having a quorum, is hereby called to order. Secretary, can you recognize the resource persons? Mabilis ka naman magsalita, ano? Good morning, everybody. Your honors, good morning. From the Philippine National Police, we have Police Colonel Samuel V. Mina, Chief Case Monitoring Division, Directorate for Investigation and Detective. With him is Lieutenant Colonel Al F. Paglinawan, Servicing Legal Officer. Lieutenant Colonel Alfredo L. Osria Jr., Acting Chief Litigation Division. Colonel Christopher F. Olazo, Provincial Director of Cavite. Colonel Randy Glenn G. Silvio, Acting Provincial Director, Laguna. Colonel Michael Batoktoy from Imus, Cavite. Sir, from the National Bureau of Investigation, we have A.D. Vicente A. de Guzman III, Investigation Service, and with him is Mr. Jerry Abiera, Assistant Regional Director for NCR. From the Commission on Higher Education, we have Attorney Frederick Mikhail Farulan, Director for Legal and Legislative Service. From the Coordinating Council of Private Educational Associations, Philippine Association of Colleges and Universities, we have Attorney Christine Carmina Manawag and Attorney Ana Maria Abad. From Adamson University, we have Attorney Jan Nelly Navalyaska, Director for Office of Student Affairs. Can you raise your hand, para ma? Yes. Your Honor, we invited representatives from the Tao Gamma Phi alumni and Tao Gamma Phi Global, but they sent their regrets. From the Tao Gamma Phi fraternity, physically present and have been summoned from the holding area, sir. Tong Cheng Teng, leader of Tao Gamma Phi Adamson chapter. Where are they? They are on their way. Huh? Kanina pa on the way. Pag-initiation, ang bibilis niyan, pero pag-hearing. Pwede naman papasokin yan. Meron po, sir, si Attorney Nelin Navalyaska from Adamson. Your Honor, may I continue? Yes, sir. From the Tao Gamma Phi fraternity, Tung Cheng Teng, leader of Tao Gamma Phi Adamson chapter. Can you raise your hand? Tung, Mr. Tung. Mr. Earl Anthony Romero. Mr. Jerome Balot. Mr. Sandro Victorino. Mr. Michael Lambert Vitalde. Mr. Mark Pedrosa. And Mr. Daniel Perry. Who is Mr. Daniel Perry? Sir, at the back. Paupuin natin siguro. Ba't tayo paupuin? Posas ba sila? Wala. Please be seated. Before we proceed, may we request all the personalities here present to please rise so that your oath can be administered by the committee secretary. Lahat kayo, including the accused. Kindly raise your right hand. Do you swear to tell the truth and nothing but the truth in the Senate investigation? Thank you. Your Honor, the oath has been administered. Thank you. Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon pong umaga, meron na naman tayong didinggin na isang insidente tungkol sa hazing. At the same time, while we are focused here on what happened to Mr.
Matthew Salilig, correct? There is also a similar incident which happened in Cebu, which is likewise being investigated by the National Bureau of Investigation, and it has something to do with another hazing incident in Cebu City, University of Cebu Maritime School, regarding the hazing of a certain Ronel Baguio. That's the name of the hazing victim who just died. And it also involves the Tau Gamma fraternity. So while we are here again, this committee, the Senate last investigated hazing in 2017. Relative to the death of UST law student Horacio Atio Castillo in the hands of fratmen UST-based Aegis Juris Fraternity. Nabago po yung batas. It led to the passage of what we know now as Republic Act 11053 or the Anti-Hazing Act of 2008. The current law that we have is stricter than the old hazing law. It prohibited all forms of hazing. It made everyone present at the initiation rites punishable by reclusion perpetua, whether actually taking part in hazing or not. Ginawa na po ito ng Senado, ginawa na po ito ng Kongreso. And yet, we have another incident. Painful for us to begin again. We're gathered here to hear the case of another brutal and senseless death of an Adamson University student in the name of quote unquote, acceptance into the brotherhood, unquote. Through their Facebook page, and clarify this later, like to acknowledge the presence of Senator Rafi Tulfo. We heard that the president of Adamson University say that that fraternities are banned in their university. However, also through Facebook, social media, we saw the Triskelion Adamson chapter so freely conducts the activities of their organization within school premises. So ang tinatanong natin, nasusunod ba ho yung batas na pinasa ng Kongreso sa pamamagitan ng mga authoridad ng mga universities? We are now confronted with this policy consideration. What this committee will do is not conduct a parallel investigation. We load the police. The PPO of Cavite, Colonel Ulaso is here. Likewise, Colonel Opia of Binyan, as well as the National Bureau of Investigation. We're not after that. We will not go into the specifics of what really transpired. The same is true with the job of the Department of Justice, our prosecutors. Hindi po kami makikialam ngayon doon. You're doing a good job. You're doing a good job. What we will do in this hearing, investigation, and I was requested by the Senate President who delivered the privileged speech concerning this, is to conduct another hearing for him to be present because right now he is out of town. We will abide with the request of the Senate President. What we will do here is to fine-tune the law. Help us craft an amendment that would really give teeth to the law para hindi na po ito maulit. Nag-i-hearing pa tayo. May nangyari na nga ngayon sa Cebu. Di ba? Ang naiisip ko ngayon, simula pa lang, ang naiisip ko, ganito. Differentiation between schools-based fraternities vis-a-vis community-based organizations conducting initiations should be collapsed. Kung merong initiation, dapat merong permit ang LGU, may abiso sa kapulisan, may abiso sa city health or municipal health officer. Yun ang nakikita ko ngayon. Habang nagkakape ko kanina, yun yung kagad yung dumaplis sa isip ko. Wala nga dito yung kaibigan natin, kapitan ng Barangay Kasile sa Laguna. So, wala naman nagkakaroon ng initiation sa school. Ang initiation, community-based. So, the line is murky. Insofar as school-based and organization-based or community-based, but the venue is still
in far-flung barangays, yung wala nakarinig, wala nakakita. Last year. So, mga tanong dito, tungkol sa Adamson, tungkol sa... Hindi ko po pinipersonal ang Adamson. Wala po akong... sama ng loob sa Adamson. Malaking tulong po ang Adamson, lalo-lalo na sa engineering community. Malaking punta itulong sa ating bansa niya. Ang kailangan lang po natin matukoy kung ano po talaga ang responsibilidad ng isang eskwelahan under that locus parenti doctrine. Is it not the responsibility of educational institutions under Republic Act 11053 to exercise reasonable supervision in loco parentis over the conduct of students? Mamaya, papakita po natin yung mga Facebook pages na very conflicting. Should not the school be more proactive in monitoring the organizations within their premises? Should we impose stricter rules to ensure that no more hazing will be conducted whether in or off campus? Last year, in the state of Washington, USA, a new law was passed. It's called SAM Law, S-A-M Law, in memory of Sam Martinez, a student of the Washington State University who died of hazing, alcohol poisoning after he was made to drink with another recruit half a gallon of rum, which was passed and which requires, among others, institutions of higher learning to establish a hazing prevention committee and address hazing prevention. It likewise mandates the provision of a hazing prevention education. Pero tayo, meron tayong orientation eh. Mamaya, tatanungin natin ng Adamson, nagkaroon ba ng orientation? Pag nag-orientation tayo sa school, ang orientation, nandito yung aming library, nandito yung aming clinic, nandito yung aming security officers kung meron kayong problema, nandito yung office of the registrar, nandito po yung, ito yung mga classrooms ninyo pag kailangan nyo ng IT help, dito kayo magpapatulong sa computer. Pero nagkaroon po ba ng orientation tungkol sa batas na pinagbabawal ang hazing? Itatanong po natin mamaya yan. Manda po kayo, attorney, sa Adamson. Doon po sa sinasabi kong batas sa Washington, it likewise mandates the provision of a hazing prevention education on the signs and dangers of hazing, as well as the institution's prohibition on hazing to employees, including students, either in person or virtually. Should we be imposing this in our schools and universities as well? Ginagawa naman dapat natin sa batas. Hindi ko lang alam kung nangyari dito. Words cannot express how much the families are grieving now. I'm referring to the family based in Zamboanga and the family based in Cebu right now. Ang alam ko, online mamaya ang parents ni Matmat sa Zamboanga City. So to give justice not only to the death of Matmat Salilig, but the other victims of senseless death due to hazing, the goal of this committee is to craft a policy and come up again. Wala nang katapusan tong pagbabago natin ng batas. My dear colleagues, tuwing may mangyayari, babaguhin natin ang batas. Ang problema siguro ay kung paano tamang ipapatupad ang batas. With this in mind, we shall proceed, but I acknowledge first and I'd like to make this part of the record. I am in receipt, my dear colleagues and members of this committee, a letter coming from one of the supposed to be resource persons, Congressman Jose Bong Teves Jr., Deputy Majority Leader of the House of Representatives. And he wrote me a letter yesterday to respectfully inform this committee that he cannot attend the hearing because of other pressing matters. And he likewise stated that he already issued a message of condolences together with a manifesto of the members of the Tau Gamma Phi in the House of Representatives, and that he personally traveled to Zamboanga City last March 4, 2023 to personally express their sympathies to the Salilig family and assured them that he will bring justice to John Matthew's unfortunate death. So nakikiramay po si Congressman Jose Bong Teves
ng TGP party list at pinaabot niya ang pakikipag-ugnayan at pakikiisa sa dinidinig ngayong issue ng Hazing. And I'll show this letter to my colleagues, and then the committee secretary is likewise directed to make this part of the records of this committee hearing. So as we proceed, we will do it in three stages. First, with the permission of my colleagues, we'll go into a little bit of the background. Pero wag naman pong ganun kalalim, gagaya ng sinabi ko, we will rely on the police investigation report. There is a presumption of regularity in the efforts that they've conducted so far. Ulitin ko, pinasalamatan natin ang Provincial Police Office ng Lalawigan ng Cavite sa pangunguna ni Colonel Ulaso. Pinasalamatan din natin ang kapulisan ng Binyan, Laguna sa pangunguna ni Colonel Virgilio Hopia, ang National Bureau of Investigation. Hindi na natin bubusisiin pa masyado yung nangyari doon. That's the first step. The second stage would be to inquire into the apparent, no offense, negligence of the school authorities in ensuring that they perform their locus parentis job in looking after the best interest of Matmat Salilig. That's number two. And number three, we will be asking the Philippine Association of Colleges and Universities, the CHED, and all other personalities present here to provide us a more highlighted roadmap on how we will proceed after this. Ibaban na po ba natin ang initiation? Initiation po, nakalagay sa batas. Pero nangyayari pa rin ang hazing. Ang Taugama, merong no contact policy. Pero nangyayari pa rin ang hazing. Ibaban na po ba natin ang initiation? O bibigyan po natin, kagaya po ng sinabi ko kanina, ng karapatan na yung mga LGU, although meron din silang karapatan ngayon dun sa mga community-based organizations na magpadala ng representatives, nagmagbigay ng approval or disapproval kung ayaw nilang matuloy yung initiation. Wala na po akong maidagdag doon dahil ang haba na po itong usaping ito. And before proceeding further, I'd like to ask Senator De La Rosa if he has an introductory statement. Thereafter, Senator Rafi Tulpo, and then thereafter, Senator Bongo is virtually present. But the committee secretary forgot to acknowledge the presence of those via Zoom. Marami ka hindi na-acknowledge, including the parents of Matthew. Meron ka bang nakaligtaan? Sir. Kokopeya is there. Okay na yan. So, Senator De La Rosa, your opening statement, sir. Thank you, Mr. Chairman. Maganda umaga sa ating lahat. Una sa lahat, I would like to thank and congratulate the committee chairman of the Committee on Justice, Senator Tolentino, for his immediate action on the referred resolution to his committee. At maraming salamat, Senator Tol, for this quick action. Alam mo, I just would like to re-emphasize what you said na nakailang amendment itong batas ng about hazing. Nagawa ito 1995, inamend nung may namatay sa hazing, nung another may namatay na naman, inamend ito nung 2018. And presently, we have the Anti-Hazing Act of 2018. At makita natin, medyo mabigat na yung mga provisions na nakalagay dito, nakasaad dito, ay mabigat na, pero still, may nangyayari pa rin hazing at may namatay pa rin. So, ibig sabihin, mayroong pagkukulang somewhere doon sa implementation ng batas. Kahit na araw-araw tayo mag-aaminda ng batas,
kung ang implementation ay talaga nagkukulang, ang pag-observe ng batas ay nagkukulang, ay meron at meron pa rin mangyayari. Kaya siguro ito ngayon, kung mag-amend mo tayo nito, again, another amendment to this law, baka talagang bibigyan na natin ng DIN yung mabigat na parusa sa school administration na hindi in-observe, hindi implementar itong provisions ng batas na ito. At saka itong fraternity or sorority or organizations na nagka-conduct ng initiation rites. Sabi mo nga, baka mag-elevate tayo from stiffer penalties, baka ipagbabawal na natin yung pagkakandak ng initiation rites. O baka later, pinaka-worst nito is totally ipagbabawalan natin ang fraternity, sorority sa mga eskwelahan, which is I think very very remote and highly impossible. Dahil nga, kung akong tanungin ninyo, ang fraternity, ang sorority, ang organization, hindi nakakamatay ng membro. Ang nakakamatay ay yung hazing na ginagawa. And for all we know, hindi naman masama ang lahat ng naidulot ng fraternity. Maraming magagandang bagay na idulot ng fraternity sa isang estudyante. I just would like to set my example, myself. Nung pumasok ako sa Mindanao State University, sa Marawi City. I'm from Davao, malayo sa amin yung university na yan. Kung wala akong napasukan na organization, although we do not call our group fraternity, isang organization lamang. But because of that organization, nagiging support system ko yung organization na yan for my survival sa MSU. Dahil nga, ibang community yun. I am total stranger. Ang ganda ng naidulot sa akin na organization na yun. So, kung ipagbawal natin yung fraternity, wala akong problema. Pwede tayong ipagbawal. Pero maraming masasayang na mga advantages kapag ipagbawal natin yung fraternity. So, yun lang kayong itong mga suspect, mga anak. Kung hindi nyo alam ang ginagawa ninyo, dapat alamin ninyo bago kayo gumawa. At sa school administration naman, kung kayo ay nagpapabaya, I don't know ano lang dapat gawin sa inyo. Meron tayong batas. Dapat i-implementan ito ng gusto. Yun lang, Mr. Chairman. Maraming salamat at magandang umaga sa ating lahat. Thank you, Senator De La Rosa. Before I give the floor to Senator Rafi Tulfo, I have here the opening statement of Senator Jovel Villanueva, who is also an advocate of reforms insofar as initiation and hazing are concerned. So I'd like to have the committee secretary make this and insert this into the records of this proceeding. Senator Rafi Tulfo, you recognize, your honor. Maraming salamat po, Senator Francis Tolentino, Mr. Chair, and I really commend you for this hearing. Ito naman po tayo, ano, paulit-ulit na lang na may namamatay dahil dito po sa mga hazing. Kumuha tayo ng batas laban sa hazing. Nilagyan natin ito ng mabibigat na parusa, pero wala pa rin talaga. Nakabao na itong kultura ng hazing sa mga fraternity, sorority, at ilang pang mga organisasyon. Since 1950 up to the present, mayroon na po tayong 65 na mga namatay dahil sa hazing at 11 pa ang namatay after the passage of the anti-hazing law. Kailan pa kaya ito matitigil at kailangan na talaga natin itong pigilan. The problem with hazing is that it starts out as a voluntary activity willingly participated in by these kids. In fact, it is condoned by schools, believe it or not, even by parents and older members. Nobody will say that they condone it, but they do. Kasi mga miyembro din po sila. Wala naman nangyari sa kanila. Sasabihin pa talaga nila na nakatulong sa brotherhood o sisterhood nila ang hazing at initiation. Let's admit it. Hazing in its many forms is accepted, institutionalized, and even upheld as something noble. And it is all okay until someone goes out of hand
and another child dies in hands of his would-be brother. And the cycle continues. Pabalik tayo sa Senado. Dito sa Senado, pag-usapan natin, magagalit tayo at mag-iingat ang mga frat. Tapos, pag lumamig, ulit na naman ang mga bagay-bagay at balik sa dating gawi. Unfortunately, I have to say, the anti-hazing law is not enough. We have to provide it with more teeth to make fraternities, sororities, and organizations involved in hazing more responsible and to make those who had a chance to prevent these deaths liable. And it is hard to hold these people liable because these types of organizations are shrouded in secrecy in a bond that dictates outright blind obedience to their seniors and masters. Madami po sa ating anti-hazing law ang hindi naman talaga nasusunod. Ang written notice sa school na may hazing ay hindi naman talaga po ginagawa at alam po natin lahat yan. Wala namang epekto sa kanila kung hindi nila ito i-report. At wala din namang kakayahan ng eskwelahan na malaman na hindi na-report sa kanila ang hazing activity. At dahil hindi ito ni-report, hindi na rin po natutupad yung may dalawang representative ang paaralan sa hazing or initiation rites. Another provision that should be amended is that the owner of the place where hazing is conducted shall be liable as an accomplice when he has actual knowledge of the hazing conducted therein but failed to take any action to prevent the same from occurring. Wala pong bisa ito. Napakadaling sabihin na hindi naman niya alam na nangyari yung hazing. Akala ko nabibidyo okay lang po sila. Ito po ang sasabihin palusot ng mayari ng venue. Nag-inuman lang po. Sino pong niloloko ninyo? Alam niyo po yan at hinayaan niyo lang. Basta sasabihin niyo lang naman na wala ako doon, hindi ko alam, pero nagpagamit kayo. And so the owner of any property used in hazing and resulted to death or other punishable act under the hazing law should be considered as an accomplice and is presumed that you know about it. Ibig sabihin po, from now on, gagawa po tayo ng batas na ang lahat na may-ari ng venue at nag-facilitate doon sa initiation ay mananagot at kakasuhan ng reclusion perpetua pag may nangyaring hazing. No if and buts. Lahat ng mga owners ng venue dapat makasuhan at maging naman nag-facilitate. At lahat ng opisyal ng fraternity chapter ng school na yan kung saan naganap ang hazing, kakasuhan din ng perpetua, reclusion perpetua, dahil hindi magaganap ang isang initiation pag walang go signal o hindi alam ng mga heads ng chapter na yan o heads ng mga school na yan. Hindi mangyayari ang isang initiation kung hindi dumaan sa permiso ng mga heads ng mga fraternity. So therefore, kailangan pag may nangyaring hazing, lahat ng opisyales automatic kasuhan ng reclusion perpetua pag may naganap na hazing. As simple as that. Medyo putal nga po. Pero I think this might serve as a deterrent one way or the other para matigil na po itong tinatawag na hazing. Para matigil na po itong pamamaslang sa mga inosenteng estudyante. As a matter of fact, Mr. Chair, the past couple of days, I've been talking to our elevator girl dyan sa dito sa Senado. Kinikwento niya po sa akin kung gaano kahirap po mag-alaga ng sanggol. Bagong panganak po siya, meron siyang baby na sinasabi niya, hindi siya makatulog, napupuyat siya. Pag-alaga, pagpalit ng lampin, pagpapagatas. Pero natutuwa siya kasi nga po meron siyang baby. And just imagine, gagawa siya ng lahat para lamang mapalaki niya yung bata, yung kanyang baby. At siya po'y mag-double job kung kinakailangan magtatrabaho kahit kalabaw para lamang mabigyan ng magandang bukas ang kanyang anak. Poprotektahan niya yan. Kung maaari, hindi niya pagdadapuan ng labok ang kanyang anak. Dahil sa pangarap niya, one of these days, yung anak niya ay makakatapos ng profesyon
patutulong eventually sa pamilya. And then pagdating ng koleyo, papatayin lang sa pamagitan ng Hazing ng kanyang supposed to be would-be brothers. Isang kahangalan. Would-be brothers sa fraternity ang mismong papatay sa kanya. Mr. Chair, it's about time na panagutin natin whether absent or present ang mga opisyal ng fraternity na naganap na Hazing, they should be held accountable, reclusion perpetua, no ifs, no buts. Ganon din po sa mga may-ari ng venue. Kasi nga po, yung mga may-ari ng venue, ang nag-facilitate po niyan ay kamag-anak. So this time, yung mga kamag-anak na nag-facilitate ng venue, mag-iingat dahil ayaw nila mapahamak ang kanilang kamag-anak. And this is the only way, Mr. President, Mr. Chair, nakikita ko, siguro one way or the other, na maging deterrent ito at wala nang mabuhis na buhay ng kawawang estudyante. Salamat, Mr. Chair. Thank you, Senator Tulfo. We look forward to your proposed amendatory legislation as we proceed with this hearing and perhaps during the final stages wherein we will be crafting amendments, your inputs would be crafted as a mandatory provision. Salamat, Senator Tulfo. I have here in my possession some administrative items. A letter coming from Father Marcelo B. Manimtim, President of the Adamson University, saying his regrets because he received the invitation only the other day, and due to a prior commitment, he's just sending a representative, the Director of Office of Student Affairs. The committee secretary is likewise directed to insert this into the records of these proceedings. Are there new resource persons who just arrived? Understand Mr. Roy De La Cruz, kadarating lang, who else? General Nartates, our RD, Region 4. And then the head of Tau Gamma, may dumating ba from Tau Gamma? Or are there new personalities who virtually who just logged in? Meron ba? DOJ, who is the representative of Secretary Remulla? Anong pangalan? Good morning, Your Honor. I am Deputy State Prosecutor Tori Villas. Your Honor, I represent the Department of Justice. How come you're not physically present? Your Honor, I only received the invite today. As a matter of fact, Your Honor, I was attending another meeting at the University of the Philippines, and I only received the invitation. I thought you would be invoking the transport strike as your reason. Yes, Your Honor. Malapit lang naman ang DOJ. You still have time if you want to attend today's proceedings. Ma'am, kaya mo pa? Pasundo kita. Your Honor, as earlier, I was... Your Honor, in where are you right now? Your Honor, I am in Quezon City right now, Your Honor. Layo, siguro. Attend the next hearing, but we'll require you to stand up and the General Tates, Mr. De La Cruz, pakitayo lang, and Comsec, please administer the oath, including you, DOJ. Kindly raise your right hand, please. Do you swear to tell the truth and nothing but the truth in this Senate investigation? Sir, it has been administered. Thank you. Please be seated. Simulan natin yung pagbalangkas ko sa tatlo. Ulitin ko, we deal with some circumstantial the facts now established by the police, the National Bureau of Investigation. Walk us through. We start with the date of February 18 or February 17. We started February 17. Roy, do you fight ka? Can you... Sandali lang ito, and then I'll be asking the police. Kasama, naguguluhan lang ako sa mga pangalan ninyo eh. Kasi ang mga, no offense, ang mga pangalan nyo, Sting, Diesel, Loki, Slaughter, Nike, McCoy. Sino ba yung, sino si Sting? Wala dyan, Sting. Who is Diesel? Ako po, ikaw ang Diesel. Loki.
Slaughter, Nike, McCoy, yung iba, walang alias? Walang alias? Anong alias mo? Premium? Ali po. Ha? Ali. Ali. What about the other one? Lambert lang din po. Lambert. Walk us through. Simulan natin to ng February 17 or 16. Meron kayong initiation, kasama mo si Matt. Matt, di ba? Actually, nung February 18 ko lang po siya nakita. Doon lang kayo nagsama-sama. So, yes, simulan natin doon. Saan kayo nagkita-kita? Sa Adamson University ba ito? No po. Patapos mo lang ako. Adamson University ba? O saan man? Nagkita-kita na lang kayo sa Kasile. Tapos, umiikot kayo ng Paranaque. Pupunta kayo ng Imos. Bigyan mo itong committing ito ng isang maikling narrative doon sa... Kasi ikaw ay kasama sa initiation. Yes po. Neophyte ka. You yes, survive. Yes po. Sa hospital ka? Hindi po. Nakasama mo ng ilang araw si Matmat? That day lang po. February 18. February 18. Nakita mo siya na sabay-sabay kayong na-initiate, na-hazing, yes, di ba? Yes po. Bigyan mo kami ng konting larawan doon. February 18 po. Sa mismo... And make it sure that what you're saying now would not conflict with what you have discussed in the sworn statement you gave to the police officers. Yes po. Huwag magko-conflict. Ano yung... Yes, saan kayo nagsimula? Nagkita po kami ni Matt sa Kasili na po. Doon po sa Pratt House na pinagganapan po ng initiation rites ko and welcoming rites nila. Pratt House? Yung Pratt House, talagang Pratt House yun? I don't know po. Okay, yun lang po yung first time na nakapunta ako doon. So, tuloy mo lang? Tapos po, nung nagsimula na po yung initiation, doon una po, bago po magsimula yung initiation, nilagyan nila ang blindfold. Pero siguro po sa kalagitnaan, tinanong nila ako if gusto ko ba tanggalin yung blindfold ko kasi baka may... Before you proceed, DOJ, Attorney Torrevillas, are you still there in Nasa Quezon City? Yes, Your Honor, I'm still is, here. Is Mr. De La Cruz under now the Witness Protection Program? Not yet, Your Honor. Because Is he being considered? Your Honor, to be honest, Your Honor, I am not part of the panel of prosecutors which conducted the inquest of this case. But everything. So NTI siguro makasagot mamaya. Yes, Your Honor. And so why were you the one asked to represent the DOJ? Your Honor, I am prosecuting the Horacio Castillo case, Your Honor. Because of your previous experience. Yes, Your Honor. This might land in your lap. So makinig ka na lang siguro. Mr. De La Cruz, proceed. Nung during initiation po, naka-blindfold po ako nung purse. Pero tinanong po nila ako if gusto ko pong tanggalin. So sabi ko, sige po, para di ako mahilo masyado. Nung initiation po, parang... Ilan kayo? Na tatlong welcoming po, tas ako po, isa po ako ni Upite. So yung welcoming, ito na yung member dating po, mga... members ng Taugama, ikaw yung bago lang. Opo. Pare-pareho lang inabot nyo? Napalo po. Siguro po. Opo, pare-parehas lang po. Pero meron pa po ang ibang rituals. Na mas marami ka kasi baguhan ka. Opo. Sila datihan na. Opo. Pero magkakasama lang kayo sa isang kwarto, isang lugar. Opo. Tapos tuloy mo lang. Nung during initiation po, parang umano na po si Matt na medyo masakit daw po dyan niya. Kasi po yata nag-ELBM siya that day. Pero tumali pa rin po. Tapos natapos na po yung initiation, nakapagpahinga na po si Matt. Nakapagpahinga na po kami. Nakapagpahinga na po kami. Binigyan ng gamot sa ELBM? Wala? Nag-CR lang po siya noon after yata. Ayun po yung narinig ko. Tapos after noon, nakapagpahinga na po kami. Kumain po kami ng instant noodles. Tapos... Baba mo para maintindihan ka. Pagkakain po namin ng instant noodles, nagpahinga po kami ng ilang hours. Tapos doon na po nag-decide na since hindi pwede sa isang bahay, doon na po kami nag-decide na ipunta kami sa Paranaque. Para doon kayo nag-decide? Kasama ka sa decision-making hindi process? Hindi po, sila po nag-decide. Doon po nag-decide na ilipat kami para makapagpahinga sa Paranaque. Tapos
yung biyahe po namin sa Paranaque, parang hindi na po okay si Matt. Tinatanong ko po siya kung okay ka lang. Tapos ayun po, sumasandal lang po siya sa akin. Sinasabi niya okay lang siya. Blindfolded kayo na nagbabiyahe from kasi hindi Laguna po, to hindi Paranaque? Hindi po. So kita mo yung daan? Saan kayo dumaan? Opo, parang sa SLEX po kasi mabilis lang po yung biyahe namin eh. Tapos nung nasa Paranaque na po kami sa bahay po ni Iskati. Bahay ni? Iskati. Iskati, oh, meron pa palang isa. Iskati naman. Anong spelling ng Iskati? Parang Iskati Thompson o? Opo yata, ganun po yata. Okay, sa bahay ni Iskati. Iskati, are you here? Wala. Wala po siya. Tapos po, kung nandun na po kami sa bahay nun, bumaba pong una si Lee, yung isa pong welcoming na napalo din. Tapos sumunod po ako, din umakyat po kami. Tapos hinihingal na rin po kami, syempre sa pagod po. Si Matmat? Naiwan po siya sa kotse kasi sabi niya, dun daw po muna siya. Dilog. Sa kotse po. Yung, ito yung adventure? Yung blue po na Ford Everest. So tatlong sasakyan to. Meron tayong adventure, meron tayong Everest, meron tayong Hyundai Tucson. Yung bronze, ang kulay. Yung blue lang po yung nasakyan. Nakita mo, yun lang Everest. Saka yung isa pong... Oo, tiga pa rin niya kami ari nun. Opo. Tapos ayun pa nung... Pag drenay ko pong bumaba, pero sabi po sa akin, wag kang bumaba, umakyat ka ulit. So nagkasya kayo dun sa Everest? Kayong tatlong... Tatlo po kami sa gitna. Isa sa harap, yung driver, tapos katabi niya yung si Scotty, yung nakaupo sa pasok. Driver, si Sakmal? Hindi po, si Bones po. Ha? Bones. Meron naman isa. Bones? Po. Go ahead, sige. Tapos may nako. Tapos sa likod, sa gitna po kami tatlo. Yung dalawang welcoming. May upuan pa ang Everest sa likod? Opo. Yun sa likod rin po, si Tags, tsaka si Tyler. Nandito? Wala po sila dyan. Tapos ayun po, nung bumaba na po kami ni Lee, makit kami. Bravo, bago mo ituloy. Colonel Hopia, Tags, Bones, at large? Yes po, sir. Hindi pa nahuhuli? Hindi pa po. Thank you. Go ahead. Nakakit na po kami ni Lee. Nasa kwarto po si Lee, nasa labas po ako. Tapos pag tinay ko pong bumaba kasi... Tinray ko pong bumaba kasi gusto kong magpahangin. Kasi nihingal na rin ako. Pero sabi po, diyan ka lang muna sa taas, huwag ka muna bumaba. Tapos, may sundo po kasi si Lee. Si Lee po, isusunduin po siya. Ben, tapos na. Apo. Tapos na. Apo, tapos. Pwede nang sunduin yung na-welcome, pati apo. Ikaw, pwede na rin umuwi. Hindi po nila ako pinapauwi. Tapos, may pagkababa ko po, doon na po nagsisissure si Matt. Wala na po siya malay. Inaano po nila. Sinusundot mo nila yung bibig until nung nawalan po na maray, inakit po nila sa kwarto. Nasundo na po rin sila nun eh. Nasundo na po sila kasi supposed to be, sabi niya, doctor. Dito sa mga nandito, sino sa, pwede mo ituro, sino yung nagakit sa kwarto? Wala po, si ano po nagakit sa... Pwede pakibaba nung inyong face mask para mamukhaan kayo? Ang nagakit po sa kwarto, si Tags. Wala dito? Si Bones, si Ralph. Yung Iskati. Pero itong mga nandito, kasama rin sila doon? During initiation po. Pero paghatid sa Paranaque? Wala po sila. Wala sila. So kasama sila doon sa Kasile, sa Laguna? Apo. Sige. Pero may ilan po sa kanilang dumating bago po ako makauwi. Sa mga nandito? Apo. Galing ng Kasile siguro? Apo. Tapos po, nung nasa kwarto na po si Matt, doon na po ako nagpa-chat sa ex-girlfriend ko na... Doon po ako nagpa-chat na sabi ko sa girlfriend ko na... I-chat mo ako. Kunyari, nalolocate ako ni Papa. Gusto ko nang umuwi kasi. May cellphone pa kayo? Binalik na po. Si Matmat may cellphone pa? Opo. Ando so si Matmat nakakontak pa sa mga magulang niya? Ayun po yung hindi ko alam. Nandito ba ho yung parents ni Matmat sa Lilig? Ma'am? At tayo nandito kayo virtually? Nandito kayo? Brother po. Yes po, virtually nandito. Ikaw ba si Jan? Oh, Jan? Okay, open John yung ano mo. Oh, nasa Sambuanga ka ba ngayon? Yes po, Your Honor. Naririnig mo naman to. Nag-out ka na ba kanina? Na-administer na yung out sa'yo? Hindi pa? Hindi pa po, Your Honor. Bago ka tumuloy, Mr. De La Cruz, can you administer the out to John Salilig? Mahalaga yung sasabihin mo rito. Pakitayo lang, John. Hindi ka namin nakikita eh. Wala ka atang video. Pakitayo, pakitaas ang iyong kanang kamay.
Mahina ang signal. Please raise your right hand. Mr. John Michael Salilig, do you swear to tell the truth and nothing but the truth in this Senate investigation? Yes, I swear. Salamat, salamat yung may sit down dyan. Naririnig mo si, po ka na, naririnig mo si Mr. Roy De La Cruz, may cellphone pa raw si Matmat, yung kapatid mo. Pumontak ba sa'yo o sa mga gulang mo? Nagkausap pa kayo? Wala, wala na po, Your Honor. Since 10 a.m. the morning, wala na po sila, wala na po kaming communication sa kanya. 10 a.m. of February 18. Pero sabi ni Roy De La Cruz, may cellphone pa, di ba? Yun sa amin po, binalik. Yung kay Matmat? Alam ko po, nasa kanya po yun. Nakuha nyo na uli yung cellphone na dyan? Colonel Opia? Hindi pa po, Honor. Wala pa po kami nakukuhang... Wala po, sir. Wala pong gamit na nakuha kay Matmat, sir. Or na-recover, sir. Wala? Yes, sir. Wala po. Teka muna. Dito sa mga nandito sa harapan ko, yung mga may mga iba't ibang pangalan, saan napunta yung gamit ni Matmat? Nakahubad siya nung nilibing eh, nung binaon. May alam kayo? Eh, walang aamin sa inyo. Tuloy mo lang, tuloy mo lang. Nung time na po yun, nag-chat na po sa girlfriend ko na sabihin niya sa akin, i-chat niya ako na kunyari, nalolocate na ako ng papa ko na sa, napupuntahan na ako. Kasi that time rin, hinahapo na rin po ako eh. Tagatundo po. Hinahapo na rin po ako. Sabi ko, nalolocate na po. I-chat niya ako na nalolocate na ako ng papa ko and anytime soon pupuntahan na ako. Doon po pinakita ko sa kanila na ay, nalolocate na ako ng papa ko na pupuntahan na ako anytime soon. So, siguro po natakot po sila. Pinauwi po nila ako. Hinatid po nila ako sa likod ng SMB Gutan, sa terminal. Sa sukat lang kayo. So binaba ka na. Anong nangyari na kay Matmat? Wala ka ng balita? Wala na po ang balita. So nagkahiwalay kayo doon sa kwartong yon. Yun ang huling pagkakataon nakita mo si Matmat na walang buhay. Wala na pong malay. Wala nang malay. May naririnig ka ba na dadalhin sa ospital o... Nag-ano po ako na nung during po na nagsiseizure siya sa baba, nag-request po ako sa kanila na baka pwede dalhin sa ospital. Maraming ospital sa Paranaque. So, ano sabi nila? Nagalit po sila sa akin. Kasi nagalit yung master initiator? Hindi po, yung bones po tsaka si tags. Kasi bawal daw po yan. Bawal dalhin sa... Pagdating daw po. Oo. You can stop. Colonel Hopia, can you, and Colonel Ulaso, you can... corroborate. Tama ba yung narration niya sa siguro sa Binyan Police? Simula nung tumawag sa inyo si John Michael Salilig, doon lang kayo na alerto na merong naganap na initiation. Tama po ba? Yes po, sir. At pagkatapos noon, nakipag-coordinate kayo sa Cavite PPO at si Colonel Ulaso naman, kumilos na rin sila, mapuntahan yung papunta. Bago sumurrender si Sting na tigatansa, nag-ikot-ikot na ba kayo sa Cavite o? Yes po, sir. Nag-ikot na po kami, sir. In coordination with Cavite PPO? Bakit Cavite kagad yun natukoy? Yes po, sir. Bakit? Kaya po kami, sir, napunta ng Cavite dahil yung isang suspect po, sir, ay binigay sa aming impormasyon kung saan nila binaon yung bangkay ng ating victim. Si Sting? Hindi po, sir. Si alias Nike po. Nike. Andito si Nike, di ba? Yes, sir. Saan si Nike? Tiga-Cavite ka? So, sino yun? Ikaw ba yung nagligaw-ligaw muna bago ano? Yes po, sir. Hindi ko po kasi patandaan po yung location. So, inimbestigahan ka ng Binyan Police Office at tinuro mo kung saan muna tatandaan, nagpaikot-ikot kayo, nakarap kayo ng Maragundo nata o Magallanes bago natuko yan kasi halos dalawang araw. O talagang nililigaw mo? O talagang naligaw ka na? Hindi po, sir. Hindi ko po talaga matandaan kaya nakipagtulungan po ako sa police po para yung sa location po. At siya rin po ba nakapagturo? Colonel Laso? Yes, sir. He is the one who is in conversation with Major Caparas
in the morning of February 27, sir. 28 pala, sir, 28. After 10 days na yan? Yes, sir, opo. After, ano na to, advanced stage of decomposition? Yes, sir, we were already, we are informed on in the morning of the February 28, sir, through our regional director to coordinate with the Laguna PPO para po makita namin yung hinahanap po, sir, na biktima. Ito yung malapit sa Imus City Hall, yung sinasarang karsada. Yes, sir. It was a Viber conversation with the one who is Nike, si Nike. Yes, sir, po, sir. Nike, kasama ka sa Everest. Alin ba ginamit na sasakyan pag dala sa Imus? Everest, Hyundai, Adventure? Yung Hyundai po. Yung kulay bronze? Opo. Maliit ang Hyundai. Opo. Maliit lang yun. Tucson yun. Ilang kayong kasya doon? Tatlo lang po kami doon eh. So, driver si Sakmal? Ako po yung driver. Ikaw ang driver? Yes po. Si Sakmal kasama doon? Yes po. Siya po yung nasa kabilang sasakyan po. Ah, may backup? Yes po. Ayun yung Adventure? Opo. Saan nakalagay si Matmat? Doon sa Tucson po. Bakit yun na napili yung lugar? Hindi ko po alam. Ako lang po. Sumusunod lang po kasi ako sa nauuna pong sasakyan. Sino naghukay? Yung nasa unaan, yung nauuna pong sasakyan po. Sino naman yon? Yun po yung sa Adventure. Dito? Nandito? Meron dito? Ikaw? Ano pangalan mo? Daniel? Pakialis niya. Ikaw yung naghukay. Ba't yun na napili yung lugar? May dala kang asarol, may dala, anong pinahukay mo? Kamay na lang. Wala po kung ano, sir. Paano ka nakahukay ng 2 feet? Nag-ano po ng bala, kumuha po ng bala. May dala na kayo? Talagang plano niyong ilibing na? Opo, kasi yun na po yung napag-decision po nung iba po. Which is, hati naman po yung opinion Mr. na. Mr. Chair, pwede mo kasing sa briefly? Senator Tulfo, you can interject. Okay, kasama siya naghukay sa bangkay. Bakit nandito pa ito? Ba't hindi na nakakulong itong bata ito? Ba't hindi pa nakakulong itong bata ito? So kasama pa siya sa paghukay ng bangkay? Detain sila. Detain nila at sila. Okay. Tumulong lang sa atin ng National Bureau of Investigation para maka-attend sa hearing. Lahat po ito, nakakulong na, nakapiit na ngayon ito. Thank you, Mr. Chair. So ikaw ang naghukay, pagkatapos ng hukay, paglibing, hiwahiwalay na kayo. Sir, marami po kami magkakay po. Palitan po yan. We will leave the details to the ongoing police and National Bureau of Investigation. So, kasama ka rin doon sa initiation? Sa Hazing? Yes po, sir. Roy? Yes po. Siya po yung master initiator. Ikaw ba yung sumurrender kay Governor Emulia? Yes po, sir. Ikaw si Sting? Yes po. Tigatansa ka? Yes po, sir. Saang chapter ng Taugama mo? Sa Adamson po. Pakipatay yung mikropono. Senator De La Rosa? Sting, ikaw master initiator? Yes po, sir. Alam mo bang may batas na bawal ang hazing? Yes po, sir. Tapos bakit nyo ginawa? Sir, that time po kasi, sir, is graduating na po ako, then magtapos na po talaga ako. Wala lang po yung atin na MI po talaga. So parang acting MI lang po ako that time, sir, kasi naglililo na po ako kasi graduating na po ako. Ano na sa isip mo yung, alam mo, may batas na bawal ang hazing, tapos ginawa ninyo, ano, parang ganado ka lang na magbayulit sa batas? Alam mo, may binabayulit kang batas, alam mo? Opo, in the first place. Opo, sir. Alam mo? Opo. Pero bakit tinuloy pa rin ninyo? Ginawa pa rin ninyo? Sir, kasi dapat po yun, i-stop na po. I-detail na po yung i-re-risked na po. Kasi wala po talagang mahanap na venue that time. Then, yung ibang, may brads po na nag-over ng venue po. So, tapos, ikaw, master initiator, alam mo, ikaw ang mananagot sa lahat. Nung nakita ninyo yung nagsisure na si Mac, hindi niyo dinala sa ospital? Sir, hati na po yung opinion. Sir, actually po,
ako po yung nag-alaga po kay Matt po. Malakas na malakas po si Matt. Ako din po yung sumama kay Matt, sir, sa CR po para po dumumi siya. Kaming dalawa po, sir. Kaya nga, yung nag-seizure na, yung nag-collapse na. Wala na po ako doon, sir. Pauwi na po dahil. Wala ka na doon? Opo, wala po. Sinong nandun kaya kasama niya? Yung mga ibang breads po. So, di ba, diba, as master initiator hanggang matapos, hanggang maiuwi siya, dapat nandun ka kung talagang ikaw yung first time mo nag-master initiator? Hindi po, sir. Marami best na? Mga nasa tatlo po. Oho. So, nakakatatlong beses ka ng master initiator, hindi mo tinatapos yung initiation rites. Bago magsiuwi, wala ka na rin. Ganun ba? Kina-guide po sila. Then yung iba po, yung, like ako po may agent. So, ang tanong ko, nakarating ka ba sa Paranaque? Hindi po, sir. Hindi ka na nakarating. So, from Kasile, hindi ka na nag-attend? Hindi na po, sir. Bakit? Kasi po, sir, pauwi na po ako nun. Papunta na po akong South, Pakabiti po. Mga ano oras yun? Mga gabi na po yun, mga 8 or mga 10. So, paano mo nalaman at anong oras mo nalaman na pumanaw na si... Through GC lang po. So, chinat ka na masama na, ang decision mo, ilibing na lang. Hindi po ako yung nag-call ng ano, sir. Hati po yung opinion. Si Scotty po, then si Ali, tsaka ako po. Yung Ali nandito, di ba? Yes po, sir. Magkasama po. Yung Ali? Magkasama po kami yan, sir. Sa motor ilang po. Taong ka na? 22 ka lang daw? 23 po, sir. 20. Alam mo bakit ka ng tanong ni Senator De La Rosa, hindi ka makagraduate? Hindi ka makakuha ng board? Opo. Diretso ka sa Muntinlupa? Yes po, sir. Alam na mga magulang mo yan. So, sinayang mo na yung kinabukasan mo. Ganon din yung mga ibang nandito. Nandito yung Commission on Higher Education. Hindi na kayo makagraduate. Sinayang niyo lahat. Nagbutuhan kayo, nagdesisyon kayo, wag dalhin sa ospital, ilibing na lang. So, napakabigat nung nadaanan nyo. Tsaka yung mga sinasabi nyo ngayon can be used against you, against all of you, kasi under oath kayo. Kahit hindi naging bahagi ng inyong sinumpaang salaysay, eh kasama na rin yan. So, yeah, Senator De La Rosa. Okay. Bago kayo nag-conduct ng initiation rites, nag-submit ba kayo ng application para mabigyan kayo ng permit ng school? Hindi po. Hindi? Hindi. Alam ba niyo na kailangan yan? Nasa batas yan? Hindi ko po alam, sir. So, every opening... Senator Rosa, before they divulge other things, sino ba sa inyo nangangailangan ng abogado? Kasi lahat na, may abogado ba kayo nasa likuran? Pao, sabi ng Pao, hindi na kayo didepensahan. Di ba? Gusto niya ba ng abogado? Bibigyan kayo ng komite ng abogado para sa hearing na ito. Baka may sasabihin kayo na lalo kayong madiin at mabaon. Sino ang kailangan ng abogado? Magtaas ng kamay. Pag hindi kayo nagtaas ng kamay, ibig sabihin, you voluntarily subject yourselves and voluntarily, will be voluntarily issuing statements that might incriminate you. Walang nangangailangan ng abogado? Kasi pwede kayong manahimik, pwede kayong magsalita. Kung gusto yung abogado, bibigyan namin kayo ng abogado. Wala. Magtaas lang ng kamay, bibigyan namin kayo ng abogado. Daming abogado rito. Wala. Okay. So, let that be reflected in the records na binibigyan natin sila ng chance magkaroon ng abogado na hindi sila nagtaas ng kamay. Okay, Mr. Chair. Yeah, Senator Tulfo, and then we'll let Senator De La Rosa continue his question. Dito naman po ako sa victim, magtatanong. Are you not finished? Sorry. Yeah. Go ahead, sorry. So, sabi mo, nakatatlong master initiator ka na, tapos yung tatlo na insidente yun, hindi talaga kayo humingi ng permit sa school na mag-conduct na initiation? Hindi po. So, wala. Hindi so, alam mo ba yan, na kailangan yan? Hindi ko po alam, sir. Sinabihan ba kayo ng eskwelahan during the opening of the semester na mayroon kayo orientation na dapat lahat ang membro ng fraternity, pag may initiation, kailangan ito? Wala. Registrado ba kayo, nag-register ba kayo sa school na kayo, tao, gamma P, ay isang isang fraternity na dito sa loob ng eskwelahan ng, ano eskwelahan doon? Adamson? So hindi kayo nag-registro? So, walang ginagawang eskwelahan sa inyo? Pinabayaan lang kayo? Ha?
So walang silbing batas na ito. Hindi ito pala, hindi nyo alam, hindi ginagawa ng eskwelahan. So dapat tama yung sinasabi ni Senator Tulpo na bigyan natin ng mas mabigat na penalty kung pwede, reclusion perpetua, pati yung school administrator. Kung nagpapabaya sila, kaya namamatay yung mga bata. Yung sabi nga, ano yung doctrine to, yung locus parentis, kung ano yung responsibilidad ng isang parent sa isang bata, responsibilidad din niya ng school doon sa bata na nag-aaral sa kanila. Kung ayaw ng parents na mapunta sa mamatay yung bata niya, anak niya, or ayaw niyang maging membro ng CPPNPA yung anak niya, yun din, responsable rin ng school yun na hindi dapat mapunta sa CPPNPA yung anak niya. Parang ganun. So, tama, I agree with Senator Tulpo. Yung amendment niya na gagawing mas mabigat na penalty dapat ipapataw sa eskwelahan dahil hindi nila ginagawa yung kanilang locus parentis doon sa estudyante. That's all for me, Mr. Chairman. I yield the floor to... Thank you, Senator De La Rosa. Senator Tulpo, you would like to interject? Yes po. Mr. Chair, ang mga katanungan ko po ay directed sa victim. Mr. De La Cruz, yes po. Sino po ang nag-recruit sa inyo? Si Tags po, tsaka si Scotty. Si Tags and Scotty. Ano yung rango nila sa fraternity? Hindi ko po alam eh. Okay. And then, nung magkaroon ng scheduling para sa initiation po, sino-sino ang mga kumausap sa iyo? Sila Slaughter po. Sila Ali, sila almost lahat sila. Except kay Sting, kay Lambert, kay Makoy, tsaka kay Loki. Okay. Pero kilala mo ba kung sino yung president ng chapter ninyo? As far as I know, si Nike po. Nandito ba si Nike? Opo. Si Mr. Tong Cheng Teng. Okay. Was he present during the initiation? Yes po, Your Honor. Okay. Yes po, sir. Kanino mga kotse ang mga ginamit? Hindi ko po alam kung sino mga owner ng kotse. Yung blue lang po ang alam ko na owner, si Bones. Nabanggit mo yung si Scotty, bahay ni Scotty? Opo. Yung pinagdalan? Opo. Sabi mo fraternity house? Hindi po. Ano po? Bahay po talaga nila. Together with his parents po. With his parents. Okay. Sa gagawin ko kasing batas, Mr. Chair, I will make it liable reclusion perpetua sa may-ari ng bahay, may-ari ng kotse, yung nag-aya, yung nag-convince sa member na para pumasok sa fraternity, at lahat ng opisyal ng fraternity kakasuhan ng reclusion perpetua. Meron lang po ang katanungan, Mr. De La Cruz. Yes, po, sir. Sabi mo kanina, kinailangan mo pang magdrama at tumawag sa kapatid mo. Yes, it's very unfortunate. Bakit wala ka bang option na umatras? Sabi mo lang, ayoko na, nasasaktan na ako, uwi na ako. Wala, bawal daw po yan. Bakit? Kung ginawa mo yun? Hindi ko po alam kung ano mangyayari sa akin. Na-try mo na ba yun? Or meron ka ba nabalita na pag-try na masakit na, hindi ko na kaya, kasi, itong iniinda kong sakit? Kasi po, before po, nung nirecruit po ako, nung nag-ano po ako ng blessing ng tao, ang sabi po sa akin, hindi ka na pwedeng umatras kasi hanapin ka namin. Ah, so may pagbabanta. Ano yung sabihin nung hanapin ka namin? Anong laman nun? Anong pagkakaintindi mo doon sa sinabi nilang yun? Ano hanapin ka namin? Threat po na hindi na po ako pwedeng umatras or else may consequences na mangyari sa akin. Hindi sinasabi ka ng consequence na yun? Basta sabi lang po, hanapin lang ako. Okay. Now, yung mangyari yung initiation or magkaganap ng initiation na ka-schedule na, alam ba ito ng school authorities? Wala po akong alam. Ilan yung present doon sa initiation? Marami po sila, hindi ko po mabilang. Pero kaya ko pong mamukaan if... Pero lahat sila members? Opo. Okay. Bukod doon sa mga opisyal, ito mo nandito, ng eskwelahan, ng prat sa school na yon, sa school year, meron ka bang nakita ng mga mamater, yung mga alumni. Ibang alumni? Alumni so, po. Alumni at ibang school? Alumni lang po. Alumni lang? Alumni daw po sila nagpakilala. Yung iba, first time ko po makita. Okay. Yung sinasabi ko, Mr. Chair, present or not present, yung alumni at yung mga official ng fraternity ng school na yon, ng school year na yon, nung maganap ang hazing, lahat sila panagutin. Tingnan natin kung di matigil to. Para naman matulto ka na ito once and for all, itong ganito klaseng karahasan. And this is the only way nakikita ko po para matuldukan na talaga
itong pagkamatay ng mga inosente natin, mga estudyante. Kaawa-awa sila. Maraming salamat, Mr. Chair. Mata, Senator Tulfo. Likewise, we anticipate your amended, modified amendments to be presented this committee. May tanong ako kay Roy. Yes po. Tumatakbo na yung initiation. Tumatagal, ilang oras na. Wala ka bang nararamdaman na baka yung ilang kaharap mo ay under the influence of liquor, under the influence of drugs? Hindi. Kasi hindi sila napapagod kahit puyat. Tuloy ang ilang paddle ang inabot mo? Ano po? More or less 70. 70, ang tama mo. So wala ka nakitang nagkalat doon na beer, amoy, kasi lumalapit sila sa'yo, amoy alak. Di ba? Wala naman po. Yung nagkukwentuhan na parang high o masaya, wala? Wala naman po. Bawal. Ang naririnig ko lang po, bawal pong tumawa. Bawal pong tumawa kasi nasa proper decorum po dapat. Malaki ba yung compound? O baka merong isang kwarto doon, doon nagiinuman? Maliit lang po. Unfinished house po siya. Hindi pa po siya tapos gawin. Ah, so hindi tapos pa hindi pa natitirahan. Ano to? Master Initiator, MI, Daniel. Doon sa dinaanan mo na 3 times o itong last time, meron bang mga insidente na nagiinuman? Kayo? Wala naman po. Sa alumni? Wala din po, sir. I'd like to acknowledge the presence of Senator Robin Hood Padilla. So, bawal uminom? Bawal po, sir. Bawal. Ikaw, hindi ka nakainom? Hindi po ako nagiinom, sir. So, lahat sila hindi uminom? Hindi po. Kahit isang boteng beer, wala? Yes po, sir, wala po. Tsaka po sigarilyo, sir, or anything na drugs, wala po talaga. Sigurado ka doon? Yes po, sir. So, before you proceed, we'd like to ask for an update coming from RD. As to the status, you can stop in situations which might blindside the current investigation, or you can just reveal what has happened so far, especially as to the status of tags and the other one still at large. How many are still at large? 11, ganun ba? General Natates, you have the floor. Walk us through, sir. Thank you, Honor Sirs and Honorable Senators. I'm Police Brigadier General Nartates, the Regional Director of PRO 4A. We take note that the incident happened in the afternoon of February 18. And of course, the cadaver was disposed in the same night. And maybe up to the early morning of February 19 or midnight of February 19. We take note also that the Calabarzon Police, particularly the Binyan Police Station, took cognizance of the case and started investigation when the brother of the missing person, then missing person, Mr. Salilig appeared dun sa Binyan Police Station together with the NCR PO personnel kung saan this was reported. So, Your Honor, when this was investigated through backtracking, interviews with the different witnesses as well as kung sino yung may-ari ng mga CCTVs, as well as invitations, the persons of interest were actually invited to appear for investigation, for the continuing investigation. Such that, nabuo natin yung narrative. The narrative is there was an hazing incident in February 18 at about 3 p.m. in the compound in Binyan, Laguna, and the welcoming and initiation rites caused serious injuries to members of this fraternity brotherhood, and they decide and caused the death of one of them, and they decided to dispose this dead body dun po sa Imus, Cavite.
When we, through the effort of our police in Cavite, particularly IMOS, as well as the Laguna Police, nag-coordinate po sila, as well as yung indispensable cooperation na rin ng ating mga persons of interest, nakita po yung body in a shallow grave in Magasalang IMOS Cavite. And right there and there, the persons of interest, six of them were arrested. Kasi nandyan na po yung corpus delicti, yun lang po ang inihintay natin. And they were, with the other evidences at hand, we collaborated and sought help before the Department of Justice. That's why initially there was a successful, the first step in the prosecution is through the inquest. So in totality, Your Honor, we have accounted a total of 22 personalities involved in the hazing incident. Four of them are considered our complainants. Among the four, one is already dead, si Matt Salilig po. The three are our complaining witness. We consider them a complaining witness. At first, kung hindi sila pumunta to give their complaint and or testimony, we will consider them as person of interest or respondent in the continuing investigation. Nagpunta po sila, yung tatlo, pinangunahan na po nung isang nandito po, si Mr. De La Cruz. Actually, si Mr. De La Cruz, during the inquest of the six persons or arrested suspect, Mr. De La Cruz is one of the complainant as a surviving victim. While the two nag-appear na po. And so, we accounted 22 for our complainants. 18 are suspects in the anti or respondents. Six were inquested. One surrendered, kaya in-inquest na rin. There is a remaining sampo po, sir. And we will be sampo. And one of the 10, as reported to Binyan Police Station by the father, have accordingly died. Sakmal. Yes. In Taguig. Yes, yes, Your Honor. Ano kinamatay nung sakmal? Mr. Your Honor, accordingly, it was a suicide. That's why sinabi ko, he died kasi we'll still be looking for the investigation conducted by the law enforcement agencies in National Capital Region. Sige. Pero dapat, sino ba taga headquarters pa NP dito? Wala, i-coordinate mo lang sa ACR, ha? Sabihin mo, this committee is interested to know the circumstances behind the death of that suspect Sakmal. Baka mamaya nagre-redo na ito. Yes, sir. Baka mamaya nirisbakan na yun, ha? Yes, Your Honor. I-check natin talaga. Siguruhin natin kung ano yung circumstances. Paki-coordinate sa NCRP yun. Yes, sir. Please update this committee, ha? Yes, Your Honor. That's thank why you, my statement you. Is he was declared dead or died. Hindi ko namin sinasabi kung it was a suicide incident. And then, so we accounted 10, one died, and we will be, soon as the forensic evidences will be ready, available, we would be filing the same case of the violation of anti-hazing law in coordination with the DOJ, dun sa identified na sham. The personality who are involved in the incident. Repeat that, General. Ilan pa ho yung at large? Ilan pa yung tinutugis ngayon?
There are 10, Your Honor. Yung namatay pala pang 11. Large, including yung si Tags, at saka sino yung isa? Master Initiator, sino pa yung isang na hindi makita na kasama nyo? Si Bones po ata. Go ahead, sir. Yes, sir. So far, that's the update of the case and would be furnishing the honorable body with the updates. And as the PNP officer leading the Calabarzon, and napag-usapan na po kanina about anti-hazing law and anong maging importante, especially in the reenactment or enactment dito sa batas na ito para mabigyan ng pangil. For the information of the honorable body, we have several cases in the past of the violation of anti-hazing law starting 2018, so and so forth, and until now. With these cases, about 14 or 18 cases, a lot of them had been dismissed. Are you not contemplating on filing appropriate charges to the school authorities? May na-violate ba sila sa Anti-Hazing Act of 2018? If evidence shows that hindi nila pinigilan na mangyari ito, sir, na especially yung Please advise your investigators to study properly the law kung meron ba siya na-violate. Kasi nakita ko nga, mukhang walang kaukulang penalty. May 1 million lang na fine kung they failed to send representatives during the indecision rights. Pero in this case, hindi man nagpapaalam. So paano natin hanapan ng fault yung eskwelahan. So siguro nga tama yung gusto ni Senator Tolpo na i-amend natin yung batas to give appropriate to penalize the school for failure to sinabi nila hindi nila alam na kailangan na may batas pala, bawal pala ito at kailangan pala mag-secure ng permit doon sa school kasi hindi sila nabigyan ng kaukulang nakalagay dito sa batas eh. Every semester, opening of the semester, merong dapat orientation briefing sa mga estudyante, particularly prat members. Hindi daw ginawa ng school. So tingnan nyo yan. Pero wala nakalagay doon na penalty sa school. Pero they're still liable. Tingnan nyo yung angulo niyan. Thank you. If I may ask, Senator De La Rosa, my colleague here, ano yung proposal niya? To penalize the school administrators or to suspend the school operations. Isarado muna yung school. We'll ask you, Attorney Abad, later. Mr. Chair? Same proposal niyo, Senator. Mr. Chair? Wala nakalagay kasi sa batas, Your Honor, Mr. Chairman, kung ano ang penalty ng school na hindi nagbibigay ng orientation briefing. Kasi nakalagay doon, may provision doon. School should conduct orientation briefing every opening of the semester or trimester to all the students. Pero hindi ginagawa dahil na-establish natin through the master initiator na hindi sila binrip ng school. So may failure dito on the part of the school. Pero as far as liability is concerned, wala nakalagay doon sa batas na may liability. So that's another ground for amendment, Mr. Chair. Correct, Your Honor. Senator Tulfo is interested. Tama si Senator De La Rosa, pero Mr. Chair, mahirap na kasuhan yung school kasi napaka-dali lang magsabi yung school na hindi sila nagpaalam sa amin. We didn't know. Tinatago nila yung ginawa nilang initiation activities. So doon pa lang pwede na ma-absolve yung school. So kaya nga meron pong gawin tayong pag-amendment sa batas na this time pati yung school talaga dapat mahanapan natin ang butas na para pati sila makasuhan. And therefore this time, tulad sabi ni Senator De La Rosa, magkakaroon na po talaga ng tinatawag na orientation para i-orient mga estudyante doon sa mga nagaganap pagdating sa initiation and activities of the fraternities. May katanungan lang po ako saglit dito kay Mr. Perry. Ito yung pinaka-master, ano? Ano yung sabi ng master initiation ulit? Initiator? Ba yun? Mr. Perry?
Parang siya po yung nag-set, naglalahanap po ng venue, something like that. Naghahanap ng venue, okay. Paano ka naghahanap ng venue, Mr. Perry? Sir, as I've said, lay low na po talaga ako sa frat. Then, wala na po talaga ako. Hindi na po ako. Hindi, kaya nga, nung ikaw ay nasa frat, nung ikaw ay active. Can you remove your face mask? Hindi ka maintindihan. So, nung ikaw ay active pa, okay, so, ikaw ay nagsaset ng initiation rites kung saan magaganap yon. Tama? Yes, ikaw naghahanap ng bahay. Yes, po. Okay, yung bahay na hinahanap mo, yung ba ay bahay ng mga kamiyembro mo? May times po na sa brads po. Sa brads, may times. So, ibig sabihin kadalasan o hindi lahat ng pagkakataon. So, pag hindi bahay ng kabrad, kaninong bahay ang ginaganap yung initiation? Depende lang po sa maibabatong venue po. Okay. At ano halimbawa, example, kung hindi bahay ng kabrad, anong venue yon? Sa mga community chapters po. Community chapters. Again, kung community chapters, bahay pa rin po yun ng mga miyembro. Yes po, sir. So, at all times, puro bahay ng mga miyembro para safe. Tama? Okay, very good. Now, kapag nag-schedule ka ng initiation, yan ay sinasabi mo sa mga mas higher up sa'yo. Meron mas mataas sa'yo, tama? Yes po. Yan yung nag-uuto sa'yo, tama? Yes po. So, ano yung mas mataas pa sa'yo? Yung... Sino yon? Yung leader ko po. Leader, anong pangalan ng leader? Halimbawa, master ba ang tawag niyan? President? Your, o ano ba yan? Kamahalan? GT. Panginoon? Anong pangalan sa kanya? GT. Ano yung sabihin ng GT? Yung Grand Triskelion po, sir. Grand? Triskelion. Triskelion. So, yung Grand Triskelion, yan yung kataas-taasan na sa eskulahan nyo for that school year. So, hindi ka gagawa ng initiation o mag-schedule na initiation without the knowledge of the Grand Triskelion. Tama? So, siya nagbibigay ng bas-bas na kakausapin mo siya, Grand Triskelion, kamahalan, kami gagawa ng initiation at ito yung listahan ng mga taong maging membro. Tama? And he approves it. Am I right? Yes, po. Okay. Now, once na hinaprove niya yon, anong sumunod na proseso? Mag-ano na po sa, ire-rely na po siya sa members. Ano yung sabihin? Ire-rely na po siya Reday. Sa other members. Okay. Ano yung sabihin ng rely? Rely po. Ah, rely. Relay. Relay. Yes. Sabihin. Okay. Now, yung Grand Prestigion, anong pangalan niya ni Grand? Anong pangalan niya? Andito ngayon? Knight po, sir. Si Knight. Okay. So, siya ang kataas-taasan doon sa eskulahan niyo. For the chapter. Okay. Now, bukod kay kataas-taasan si Nike, sino pa mas mataas kay Nike? Hindi ko na po alam, sir. Pero alam ni Nike. Nike, sino mas mataas sa'yo? Kasi ikaw sa Adamson, right? So, sino pinakamataas sa buong Metro Manila? O sa, is that by region? By district? Paano ba, Nike? Is Nike there? Nike. So, ikaw ang Grand... Tris, nahirapan ako, basta grand, ikaw presidente ng eskwelahan ng Adamson for that school year. So, meron pa mas mataas sa'yo? Yes po, sir. Sino yon? Yung alumni po namin. Alumni. So, ibig sabihin, siya ay graduate na. Yes po. Okay. And itong alumni ninyo, sinasabihan nyo rin bilang pasintabi, right? Yes po. Okay. So, yung alumni, anong year yun? Yung previous year? Yes po, previous year. Okay. So, si alumni, sinasabihin yung grandmaster, yung overall. Di ba, meron kayo tinatawag na overall? I don't know kung grandmaster bang tawag nun. Overall na kataas-taasan sa inyong fraternity. Na siya yung pinakahari. Tama? Is he being informed as well? Kataas-taasan. Is he being informed? Nike? Yes po. Kailangan mo ng abogado, hindi? May abogado ba sa likod? Yes. No. Anyway, Mr. Chair, hindi naman ito in-implicate ko siya ang sa akin ang kumukula ko ng information about the setup, yung organizational chart nila at setup kung paano nagaganap yung initiation. So, I think hindi naman siya mapapahamak dito siguro. So, Nike, di ba, hindi ko mapapahamak dito. Tinitingnan ko lang, sinisilip ko lang, tinitingnan ko lang the big picture about your organization. So, sinabi mo na sa akin, ikaw yung presidente sa school. Mas mataas pa sa yung alumni ng school. So, ang gusto ko malaman, sino pa mas mataas dun sa alumni? Meron ba kayo tinatawag na master, yung pinaka-presidente, halimbawa ng NCR o buong Pilipinas? Ano ba susunod?
after dun sa alumni, meron pa mas mataas sa kanya? Yung sa alumni po, sa chapter lang po namin. Chapter? Yes po. Okay. So yung alumni sa chapter ninyo, meron pa siyang pinagreporta na mas mataas pa sa kanya, regardless kung yun ay sa chapter or sa ibang chapter, yung leader o presidente as a whole? Maybe it could be sa lahat ng fraternity nyo sa NCR o sa buong Pilipinas? Meron? Siyempre, di ba sabi mo alumni? Okay, nag-report ka doon. So, sino mas mataas sa alumni sa pagkakaalam mo? Pag sa chapter po namin, yun na po yung pinakamataas sa alumni. Pero pag sa iba pong chapter, doon na po yung may mga NCR, ganyan. Exactly. So, mas mataas sa chapter ninyo, sa bawat mga chapter, bawat eskulahan, meron pa mas mataas sa lahat ng mga eskulahan. Sino yun? Hindi ko po alam. Hindi mo alam? Ilang taong ka na ba naging fraternity member? Kasi sabi mo, eskulahan, di ba? Alam ko, Mr. Chair, meron yan eh. Mas mataas pa yung kataas-taasan na pinag-reportan lahat ng mga alumni. Na ikayo nag-report sa alumni kasi senior nyo yun. And then, yung mga alumni may pinag-reportan na tao, yun ang gusto ko matumbok. Kasi, Mr. Chair, yung gusto ko pati yun mapaparusahan. Para this time, yung master na yun, yung pinaka-grandmaster, if you will call it, if you will, then siya yung mag-iingat. Sasabihin niya, from now on, mga bata, hindi kayo gagawa kasi respetuhin niyo Mr. Che, kasi siyang kataas-taasan eh. From now on, walang mangyari initiation without my consent, para kailangan, malalaman ko, dahil kung hindi pati ako'y makukulong reclusion perpetua. So, from the grandmaster, if you will, to the alumni, to the president, up to the master initiator, lahat sila mag-iingat na dahil kapag merong na hazing, lahat kayo sama-sama sa kalabuso. Reclusion perpetua. Yun po yung tinutumbok ko. Dr. Rafi, if I may butt in, parang ang setup ng Taugama, autonomous yung mga chapters. Walang centralized. Okay, hindi ko siya alam yun, Mr. Chair. Leadership. So, autonomous. So, autonomous sila. So, tama ba yun, Nike? Yung chapter sa University of the East, hindi, walang pakialam doon sa Adamson, ganun din sa Far Eastern University. Tama ba yan? Yes po, parang ganun. Pero somehow, Mr. Chen, pagkakalam ko, meron siyang nirecognize na isang nirespeto, yung chapter ng school, meron siyang nirespeto sa kataas-taasan. In other fraternity, they call it grandmaster, I believe. Yung pinaka-elder nila. So, meron yung pinag-reportan. Yun po ang gusto kong tumbukin na pati yun, isasama sa reclusion perpetua. Dahil yun ay ginagalang, so yun ang magbibigay ng instructions. From now on, no initiation will occur without my consent. Lahat dadaan sa kanya para lahat sila tatamaan pag may nangyaring hazing. Only then, this will put a stop dito sa kabalaghan o kabalbalan na hazing na ito. You agree with me, Mr. De La Cruz? Yes, po. Yes, po. Para matigil na po talaga ito, tulong yan. Ang babata niyo pa, katulad ikaw, Mr. Perry, kita mo, makukulong ka. Ilang taon ka na ngayon, Mr. Perry? 23 po. 23. O, doon ka natatanda sa kulungan. Yan ba yung naisip mo? Anong naramdaman ng mga magulang mo? Nagsisisi? At ikaw, siyempre, naawa yung magulang mo, wala nang magawa. So lahat kayo, makukulong dahil dyan. I don't have anything against fraternity. Because protektado po yung ating constitution, freedom to organize. Nasa constitution yan. However, dapat maglalabas din tayo sa ating constitution na proteksyon para sa mga would-be victim of hazing, na dapat matindi yung parusa. Proteksyon para doon sa mga maging biktima sa hazing. Protektado yung organization. Dapat protektado rin ang gusto ang mga membro, ang mga gusto maging membro na eventually sa padalos-dalos ng kanilang organisasyon, naging member, naging victim ng hazing. Anyway, Mr. Perry, naawa ako sa mga magulang mo. Sa iyo hindi ako naawa. Kahit na anong klase pang pagmamakawang itsura mo, nakayuko ka, na parang ikaw ay nagsisisi, I don't give an F. In fact, kumukulong dugo ko sa iyo. Totoo yan. Kung magulang lang, kung ako lang yung magulang mo, baka tinadya ka na kita eh. Minudmud ko pa yung mukha mo sa inidoro. Kung ako yung magulang mo, hindi, siyempre hindi ako magulang mo, I'm not gonna do that to you. Pero kung ako magulang mo, mudmud ko yung mukha mo sa inidoro.
Naawa ko sa magulang mo. Hindi ako naawa sa iyo. Wala, kahit na tuldok naawa, wala. Thank you, Mr. Chair. Senator Tulfo, siguro we've been receiving text messages na hindi naman daw dapat ma-generalize. Meron ding mga miyembro ng Taugama na mabubuti kasi meron kayong code of conduct. Alam niyo naman 'yon, hindi siguro number one na code of conduct niyo is treat other as you would like others to treat you. So siguro nalihis lang itong chapter na ito before we proceed further kasi in-structure ko kanina, pahapyawan natin yung factual circumstances tapos papasok tayo dun sa school authorities. Unless may tanong pa si Senator Robin Hood dun sa facts, papunta na tayo dito sa mga eskwelahan, sa CHED, sa Adamson. Unless may tanong si Senator Robin dun sa mga nangyari, we'll give him the floor. Senator Padilla. Maraming salamat po, mahal na tagapangulo. Ako po ay isa sa nalulungkot dito sapagkat malapit sa akin ang mga triskel yun eh. Dinala ako nito sa Canada eh. Hindi ko maintindihan itong mga batang to eh. Ano bang, pwede bang masagot nyo ako? Alam nyo ba kung ano yung triskel yun prayer? Alam nyo yun? Pwede bang paki-recite nyo sa akin? Ito itong Grandmaster, di ba ikaw ang alam mo yung Triskelion Prayer? Sa ulado, sir. Hindi mo sa ulado. Sito? Masulado. Ayoko na kayong makakalungkot mga anak. Bihira kayo. Gusto ko pong magtanong pero mababaon kayo. Ayoko na kayong baunin pa dahil baon na kayo. Pero sana sa lahat ng mga taugama, isaksak nyo sa isip nyo yung prayer ninyo dahil napakaganda. Gusto nyo, i-recite ko sa inyo yung prayer ninyo. Ito po, English eh. Pero pipilitin ko. Triskelion prayer. Almighty God, bless this brotherhood and sisterhood of ours that we may succeed in all of its endeavors. Enlighten and strengthen our Premier, Secretary General, Chairman, and Chapter's Grand Triskelion. So far then, to maintain the highest standard of decision-making for a better and successful Taugama Pi, Taugama Sigma Fraternity and Sorority. Amen. Yun po ang inyong prayer. Oh. Highest standard of decision-making, mga anak. Goodness. Yun lang po. Maraming salamat po, mahal na tagapangulo. And that will form part of the record, Senator Padilla. Aside from the prayer you just recited, merong code of conduct. Napaka haba po nito. So siguro itong nangyaring ito, sabi nga hindi dapat i-generalize, nalihis itong mga to, pero talagang nakakaawa ang dahil 22 anyos, 23, tapos hindi na kayo makagraduate. Who is to blame? Yung batas siguro nandun eh. Your parents. Lahat ba kayo estudyante ng Adamson? Pakitaas ang kamay. Sinong hindi estudyante sa inyo? Lahat estudyante? Ikaw hindi estudyante? Dalawa hindi estudyante? Tatlo hindi estudyante? And yet you're part of the Adamson chapter? Sumali lang kayo sa initiation. O tumulong kayo sa initiation. Ba't kayo nandito? Anong... Anong papel nyo nandito? Teka, anong pangalan nyo isa? Inaka-orange mo na. Inaka-orange? Ito. Yan. Anong pangalan mo? Mark? Oh, kwenti siya kasama. Makoy po. Makoy. So, na-implicate ka eh. Lumalabas yung pangalan mo dito sa mga sinumpaang salaysay. Ano ang naging role mo dito? Ba't hindi ka kasali sa chapter?
hindi kasali sa initiation. Ano ang naging... Member siguro? Frat member? Frat member ka? Ibang chapter o ano? Makoy? Not even? Magsalita ka, Koy. Ano ka? Ako po yung sa venue. Sa venue? Sa venue. Okay. Ikaw yung bahay nung yung under construction. Si Loki. Pero makakasing, Mr. Chair. Yes. So ikaw yung sa venue, pero yung nag-contact sa'yo, fraternity brother. Apo. Okay. Go ahead, Mr. Chair, sorry. So yung isa, si isa nagtaas na kamay, yung naka-black, yan. Ano pangalan mo? Anong nickname mo? Ikaw si Slaughter? Sino ka? Lambert po. Lambert, oo. Lambert. Ano naman ang? Bali po, ang nangyari po kasi. Member ka ng frat? Opo. Napunta lang po ako dun sa venue kasi mag-re-remit po ako ng ticket. Hindi po sa venue po literal nung pinangyarihan. Dun po sa lugar. Kasi mag-re-remit po ako ng bayad sa ticket. And ibabalik ko po yung ticket na sa project po ng Taogama din. Nang binyan po, which is Bikini Open. So pagpunta po doon, nabanggit na po sa akin na tol, parang may nagbibigay doon. So ako naman po, napapunta lang po doon sa venue. Pero hindi po talaga kami kasama doon sa negotiation. Opo. Pero Mr. Chair, the fact na pumunta siya doon sa venue at he failed to report sa mga kinakulan na may nangyari initiation, eh kasama ka dapat talaga. Tama lang 'yon. Tama lang 'yon na makasama ko. Member ka ng Taogama Adamson chapter? Hindi po. Ba't ka naman doon magre-remit? Anong... Taga doon po kasi sa Barangay Kasili yung brand po na pagbabalikan ko po nung ticket sa anong bayad. Nabalitaan mo, may initiation. Okay. Dumalaw ka na rin. Hindi po. Well, hindi po kami napasama sa pagpaluan kasi po off-limits po yung ano nila. Pumasok ka doon sa bahay na under hindi po. Saan ka nag-remit? Sa labas? Hindi, wala naman po doon sa... So wala ka doon? Wala kang... ano yan? That's a matter of defense? Wala po kami doon sa pinag... sa bahay po na pinag-anuhan nila. Sa sukat, wala ka? Saan po? Sa sukat, sa Paranaque, na nagpunta? Wala po. Wala na po kaming idea doon. Kumbaga po, ang nangyari po kasi, pag alis po nila ng binyan, wala na po, hindi na po kami nag-usap. Kasi hindi po namin talaga sila kilala. Na ituro ka lang. That's a matter of defense. Siguro sa pagpresenta ng ebidensya mo sa DOJ, yung ilalabas yan. Pero Mr. Chair, alam mo na may mangyayari initiation sa lugar na yon, although hindi ka man nag-participate doon, sinabi mo, am I right? Nalaman na lang po doon. Kaya nga, alam mo na may mangyayari, may magaganap na initiation. Doon na po, on the spot. Kasi dumating po ako doon, ongoing na po. Kaya nga, on the spot, ongoing initiation. Although hindi ka nga po kasama sa pumalo, pero alam mo na may nagagalap na initiation. Kasi kailangan ko to para pag-craft ko ng batas, eh may isama ko itong mga interview ko sa inyo, may isama doon sa mga napag-usapan natin dito. So, alam mo on the spot, nakita mo. Hindi ko po nakita. Oh, okay. Pero alam mo naman may magagalap na initiation. May nagaganap. May nagaganap na. So therefore, since hindi nagpaalam sa school, hindi nagsabi sa school yung mga nag-initiate, then dapat responsibilidad ngayon ng any member or anybody, not even a member, kahit na si, hindi siya member ng frat, dapat i-report niya sa mga otoridad na may nagaganap na initiation para yung initiation rights will be monitored by the authorities. I-report sa barangay, i-report sa mga police. Yun po, Mr. Chair, isa sa mga itadagdag kong batas na babaguhin. So, pag yung may tao doon, member or not, na alam niya, initiation is going on, tatanungin niya dapat, ito ba'y alam ng motoridad? If the answer is no, then dapat sasabihin niya sa motoridad, sa mga polis sa barangay, may nangyaring initiation para pupunta ng barangay at polis, tatawag niya mga magulang, and then i-regulate yung nagagalap na initiation. Failure to do so, may responsibilidad yung mga katulad mo na para makulong din. In this case, sa ngayon, I cannot say. Wala pa kasi tayong batas tungkol dyan. Maraming salamat, Mr. Chair. Mr. Chair. Yes, De La Rosa. Ano ka ba? Arrested ka or nag-surrender ka? In-invite po ako sa police station. Dahil? Dahil po nag-appear daw po doon sa area. May nagturo sa'yo na nandun ka? Nakita po kasi kami, nakita po kami. Pero hindi ka membro ng taong member po ako. Pero, membro ka nga? Po. Pero wala po aming kinalaman po sa bigayan po sa initiation po. Bigayan? Ito, ganito.
from among all of you, sino makasagot sa akin? Wala bang kwenta ang fraternity kung walang bigayan? Ito, ano yung bigayan? Sige, ano yung bigayan? Ibig po sabihin? Kaluan? Yun po yung term na parang yung initiation. Initiation. Nandun na yung padling. Pagpapadil, kasama na doon. Opo, pero sa amin po kasi, sapat po namin, kumbaga, inaano naman na po talaga yung no-contact policy. Katulad po sa amin sa Binyan. Bakit nangyari yun? Bakit nangyari? Hindi po kasi namin saklo yung chapter. Sigurado ka sa Binyan, wala nangyaring kwandon, hazing? Sa chapter po namin, wala padling? Po, wala po. Ay, very good. O bakit hindi nyo ginaya yung Binyan? Kayo, Master Initiator, bakit hindi nyo ginaya? Meron palang 3 trillion na chapter na walang hazing. Bakit hindi nyo ginaya? Ikaw, hindi nakakasama. Kayo. Sino makapagbigay sa akin ng rason? Bakit kinakailangan yung paluan, yung hazing, or what other forms? Bakit kinakailangan yan sa isang fraternity? Sino makapagsagot sa inyo? Kailangan ba talaga yan? Is it necessary? Wala makapagsagot? Ikaw, yung pilakadulo, kailangan talaga yan? Para sa isang fraternity? Ah, hindi po siguro. Kasi yung sa amin, sa akin po kasi ano, sumusunod lang po ako dun sa tradition po nung mga inano. Kaya pag ano po, natatakot po ako na hindi sumunod kasi baka po yung DA po ako. Ah, para rin pala kayong mga NPA. May DA, disciplinary action. Kapag hindi ka sumunod. Opo. Katakot rin pala. Ah, sige. Thank you, Mr. Chair. Matanong ko lang, kahit sino sa inyo pwedeng sumagot. Si Scotty ba at si Tags, estudyante na Adamson? Nike? Yes po. Ay, estudyante, currently enrolled? Yes po. Ayun, so estudyante sila. So sila pa yung at large ngayon. Hindi ka ba makatulong sa kapulisan natin kung nasaan sila? Hindi ko po alam eh. Pero yung location lang po yun, nakipag-coordinate na po ako. Pero yun nga po, hindi ko po alam kung bakit di pa po na... Thank you. We now, as intimated earlier, we now go to shift to the second part of this investigation, the hearing, the involvement, apparent involvement, lack of involvement of the schools, of the school concerned here, which is Adamson University. We have nothing against Adamson. As I have said, Adamson is a great institution that has contributed to several innovations in Philippine society, chemical engineering, a lot of other things. And Adamson is a good university. Sumisimba rin po ako dyan sa yung simbahan doon sa Adamson. Before I took the bar, doon po ako nagsimba. So, Adamson, CHED, and then the Philippine Association of Colleges and Universities, together with the NBI, will be asking questions. Dito po sa lang, your father, Manimtim, is represented by Attorney Mala... Sir? Attorney John Nelly Navallasca. Navallasca. And your current position is? The Director of the Office for Student Affairs, Your Honor. Office for Student Affairs. And you're in charge of all extracurricular activities? Yes, Your Honor. Basketball, lahat na? Basketball with UAP, that's for another office, Your Honor. Another office. Only for our RSOs, recognized student organizations, yes. Your Honor. And Tau Gamma is a recognized student organization? No, Your Honor. Tau Gamma is not a recognized student organization. It's not a recognized student organization, Your Honor. It is our policy that we don't recognize sororities and fraternities in the university. So if Tau Gamma is not a recognized student organization, are they allowed to register under the law with the university? We don't recognize them, Your Honor. Are there other fraternities, sororities recognized by Adamson? I only know for the undergraduate, Your Honor, we don't have recognized fraternities and sororities. So if they're not recognized, you don't practice what we have been discussing here a while ago, that locus parentis
duty. Kung hindi kayo recognized, ibig sabihin, wala na kami pakialam sa inyo. It's not that honor. They are not recognized. In other words, their activities, no, are not covered by our policies. If I may respond to the question earlier. Ang sagutin mo na ako. Pag, sino yung apat na recognized? Para may nabanggit ka. No, I mean fraternities, Your Honor. We have in the College of Law long time ago, but we have no problem with them, Your Honor. Walang there are three. Ngayon, may recognize pang fraternities, Adamson? Only in the College of Law, Your Honor. College of Law. Can you mention? It's Doctus. Ano po? Doctus, Your Honor. Knights. Knights. And the other one, Your Honor, is Falconis, no? So, insofar as that recognition given by Adamson is concerned, you observe what is contained in the law? Yes, I believe, Your Honor, because that's under now the College of Law. So, orientation, hindi mo na under yon? Hindi na, Your Honor. So, ngayon, sa undergrad, wala kayong recognize. So, you are now trying to say that the requirements provided for under the law will not apply to you? No, Your Honor, we do provide orientation about anti-hazing and other laws like God, like sexual harassment. As early as 2018, not just after the passage of the new Hazing Act, we already did up to the present, Your Honor. Senator De La Rosa would like to... Siguro, Atty. Narinig mo yung sinabi ni Master Initiator kanina. Wala daw sila natatanggap na orientation dyan sa school ninyo about fraternities. Am I correct? Sinabi mo kayo na Mr. Daniel Perry? Yes po, sir. Wala kayong narinig na orientation? Hindi kayo na-orient ng school? Wala po, sir. So, sino nagsasabi na totoo ngayon dito, Atty.? Your Honor, it's on record that we have these activities as early as 2018. Our captive audience are usually our first year and second year from the NSTP classes, Your Honor. Again, sabihin ko sa iyo, ha? Kagaya ng aming chairman, nothing personal with the school. You have produced a lot of great graduates, yung eskwelahan nyo, napakagaling. But for this particular case, for this particular hearing, for this particular purpose, kailangan ma-establish natin yung facts dito para paano kami, para kaming tanga nito, gagawa ng batas, mag-aaminda ng batas, tapos ang facts namin hindi solid. So, tanungin kita ulit, yung ginagawa ninyo na policy that you do not recognize any fraternity in your school campus, it's tantamount to saying that wala kami pakialam sa inyo, mga fraternity. But you know of the existence of these fraternities in the school. You are Director of Student Affairs. Yes, Your Honor. Alam mo na mayroong mga fraternity sa loob ng eskwelahan ninyo? There are, no honor, but I do not know them personally. So, suffice to say, alam mo, may existence ng Tau Gamma Pi, ano pang, yung ibang mga fraternity, alam mo na alive and kicking yan doon sa loob ng campus ninyo. Alam mo? They are this presence, Your Honor. They are this presence. So alam pala ninyo na meron yan, bakit hindi ninyo ni-regulate? Ha? Andyan pala yan eh. So ibig sabihin, naghugas kamay lang kayo. Porque, alam nyo, nandyan. Nasa batas sinasabi, kailangang irehistro sa school administration itong mga fraternity nila. So that's the only way of saying na wala kami pakialam sa inyo, wag, hindi namin kayo registro. So, ganun na lang pala. So, anong kuha nitong batas na ito ngayon? May I respond? Okay, pwede ba kasingit, Mr. Chair? Yes. Senator Bato. Okay, alam mo na nag-exist yung fraternity. Anong ginawa mo, attorney? Na alam mo na hindi mo na-recognize, sabi nga ni Senator Bato, but you know that it exists. Then what did you do? Yun yung ibig sabihin ni Senator Bato. Your Honor, that's why we provide these formation programs like anti-hazing and... No. Anong ginawa mo? Hindi mo ba pinatawag, pin-identify, pinatawag mo isa-isa, sino ba mga leader dito, sino master initiator, sino yung presidente, etc., etc. Wala ka bang ginawang ganun para kausapin lahat sila? Oy, kilala ko kayo kung sino kayo. Para at least makilala mo. Bawal itong initiation, bawal itong, mahazing, bawal ang mga harassment, etc., etc. You didn't do anything. Yun sinasabi ni Senator Bato. Alam mo nga na it exists. And then, sabi mo, hindi mo na-recognize, pero you should have done something.
Kaso wala kang ginawa, ibig sabihin INUTIL ka. Mm, Your Honor, we don't know them until they perform acts such as this, no? And you know that they exist. You know that from the start. From the get-go, you know that there is such thing as tao gama dyan sa eskwelahan mo. Alam mo yan, imposible. Huwag natin maglukuhan pa. Kaya lang, you didn't do anything. You preferred not to do anything. Yun yung pinupoint out ni Senator Bato. Mr. Chairman, ganito ha, klaruin natin. Klaruin natin. Pag ganito ang magiging alibay palagi ng mga school administration, wala mangyayari sa batas natin, Your Honor. Ganun lang sabihin nila. Hindi namin na-recognize yan sila. Hindi namin na-recognize. Pero nag-exist sila. So paano ito ngayon? Paano natin ito reconcile ng batas at saka sa current practice nila? Kung lahat ng school magsasabi na hindi namin na-recognize ang fraternity dito, therefore wala silang responsibilidad na mag-restore sa amin. Dahil in the first place, hindi namin sila re-recognize. Pero alam ninyo na existing itong mga fraternity. So wala kayong due diligence sa pag-observe ng locus parentis doon sa inyong mga estudyante. Ganun ang mangyayari. Yes, Mr. Chair. Thank you. Perhaps Attorney Ana Maria Abad, you will respond in behalf of Adamson. Yes, Your Honor, as yes, Philippine Association of Colleges. Been raising your hand for the last 30 yes. minutes. We recognize you. Maraming salamat po, Your Honors. Senator Bato, Senator Tolentino, Senator Padilla, and Senator Tufo. Maraming salamat sa pagkakataong ito. Kanina po kasi... Before you proceed, yung mga detainees natin, pwede nyo kainin to. Baka hindi kayo pinapakain ng ganito sa ulungan. Pwede kayo kumain. Kanina po kasi ako nagre-raise nga ng hand kasi sinasabi ninyo na walang ginagawa yung mga school administrators, no? We do not condone nor tolerate the violence. In fact, we actually condemn it. But the fact of the matter, Your Honor, is that most of the schools have actually outlawed fraternities and sororities. These organizations have not been recognized by a lot of schools. We came out with a survey, and I have like a list of about 20, 30 schools in our membership. Ma'am, ganito. Matanong kita. Opo. Outlawed ang fraternity. Alam niyo na, pero nag-exist sila sa school. Anong gagawin niyo ngayon? Sir, kasi outload man kaya outload or hindi sila pwede mag-register talaga kasi hindi namin mag-register. Papayagan aside from that hindi namin papayagan po ng mga gumamit ng mga facilities, hindi namin nire-recognize yung kanilang mga activities aside from that. Na po ano na pa sir kasi nga pagdating naman sa orientation sinasabi nga no, we do not recognize fraternities and sororities. The understanding therefore is that if they insist to be there. If they insist to organize inside your school, anong gagawin ninyo? Yung mga bata ho kasi, kung kusang loob naman voluntarily na pumasok. Iwas na tayo sa locus parentis. Sinabi nga namin spirit of locus parentis. The locus parentis, Your Honor, is in respect of the academic and extracurricular activities that are recognized by the school. Whether so inside or outside the school. Pero nandun sila sa loob ng school. Yan po yung limit ng aming authority. This is part of the academic freedom of the universities, no? Na papangalagaan so in that case, namin in that case, yung recognize namin. So, pag sinabi namin hindi namin kinikilala to dahil nga meron silang hazing, you know, they have to comply. Ayaw namin ng hazing. Kaya kung andyan pa rin sila, just like sabi nga ni director, hindi nila recognize, pero existing pa rin sa loob ng campus yung tau gamma P. Anong gagawin ninyo ngayon? Pabayaan lang ninyo? Wala kami kasi wala kami responsibilidad dahil outlawed kayo sa amin. Pero may namatay na estudyante ninyo dahil sa hising. Nga po eh. Ano ngayon? Paano ngayon gawin natin? Kaya maganda nga po pag-usapan nga ito. Siguro ang ibig sabihin din ni Senator Bato. Okay, in-outlawed nyo, hindi nyo recognize yung fraternity existing. Pero alam nyo na existing siya, di ba? So at least man lang you should have contacted the authorities. Your first step is alamin kung sino-sino sila. By not recognizing them, of course, you can always ask. Tandali po, ma'am. Mamatilala, sir, eh. Okay. Pero ma'am, imposible hindi malalaman dyan sa loob ng eskwelahan kung sino-sino. Kalat po yan. Nag-aral din po ako at sa koleyo, alam po
although bulong-bulungan lang, kilala kung sino yung mga members, kilala kung sino yung mga presidente dyan. Alam po yan, maging yung natitinda ng ice cream, alam nyo, sa labas, totoo po to, walang biruan to, maging yung natitinda ng mga bilo-bilo doon sa labas, barbecue, kilala kayo pa kaya na presidente eskolar, then inutil po kayo. That's why, dapat po, patawag nyo yon, oy, hindi namin kayo recognize, pero mag-behave kayo. Ito yung mga patakalan susundin nyo sa school. And then, i-report nyo po sa otoridad, sa mga police, NBI, sa barangay, ito yung pangalan ng mga member ng fraternity. In case may mangyari, sila yung mga pwedeng habulin. Yun po yung ibig sabihin ni Senator Bato. Do something, madam. Do something. Yes, sir. I understand, but it is, it is not as if we were not doing anything, sir. Sa totoo lang po, every semester po, ino-orient po yung mga bata, lalo na yung mga transferees, about the school policies and regulations, no? At least from all of the schools in Pakou, no? And that is already part of our due diligence in conformity with our obligation to observe po, in loco parentis po, no? Yes, ma'am, pasensya ka na, pero opo. Establish yan. Alam namin may ginagawa kayo, pero kulang pa rin ang ginagawa niyo. Oh, may namatay. May namatay. Maganda nga po pinag-uusapan ko ngayon para rin malaman ninyo na ito po yung pamamaraan nga ng mga eskwela because they don't yung sinasabi nga na we banned the fraternities. Ganito na lang, ma'am. Madali lang sabihin natin. Mas maganda siguro. I suggest kung outload ninyo sa school yung mga fraternity, outload ninyo, may observahan kayo na gumagawa ng fraternity sa school, then i-kick out ninyo. I-expel ninyo from school. That's the best thing. Pero ayaw mo siguro ninyo dahil sayang ang tuition pay nito mga binabayad ng mga bata nito. Di naman po. Prangkahan tayo. Nakita ninyo na outload ninyo yan tapos insisting sila to be there. Mas maganda siguro gumawa kayo ng policy. Gayo man ang Philippine Association of Colleges and Universities, gawa kayo ng policy. Expelled ang lahat ng estudyante na mag-insist na mag-form ng fraternity sa loob ng school kung outlaw din nyo. Then, sir, kasi meron din po kasi, as you said earlier, may constitutional right naman to form. Alam mo namin yan. Alam namin yan. Alam namin so, yan. We have to tread a delicate balance. Pero ito nga ho, we are willing to help the committee in formulating additional guidelines and parameters for this because we really do not, masakit po yung nangyaring to. We really sympathize with the family. Hindi lang po ito. Meron pa nangyari sa Cebu. Oo nga raw po eh. Yung sa Cebu. In fact, nakita ko yung listahan sa Wikipedia para mga 30 deaths from hazing. No? Yung sa Cebu, no, isang araw lang. December, University of Cebu Maritime School. Pero matigil ko muna saglit yung narration nyo. Balikan ko si Adamson. So, kailan po nag-i-start yung semester natin? We started for the second semester, Your Honor, is January. For the first semester is August. January. So ngayon, March na, nag-start January. So sangayon po sa batas, and then I'm reading your school manual. I have nothing against Adamson. I have nothing against Taugama. Gusto ko lang maiayos itong kinabukasan nito kung may masasalvage pa at yung mga ibang bata pa. So makikita ko po dito sa inyong school manual, student manual, this Adamson University, 2010 edition, violation of anti-hazing law, etc., is subject to exclusion or dismissal or expulsion. Has this been observed? Yes, Your Honor. Yes. And then, pinapaliwanag po ito sa mga bata po natin. Pinapayagan naman ito ng CHED, di ba? CHED, okay lang ito, lahat ng mga schools, violation of anti-hazing law, pwedeng expel. Yes, Mr. Chair. Wala kaming, maraming schools na gumagawa ngayon. Wala namang prohibition ng CHED about it. In fact, we suggest that they take a very strong stand against hazings and highly regulated associations being created in schools, Mr. Chair. Yeah, yes, thank you, CHED. With the indulgence of Senator Tulfo, may letter po ako dito galing from attorney na Valyasca. Kayo po ito, addressed to the committee. As part, and I quote the second sentence, as part of the students' formation, seminars, webinars on anti-hazing, among others, are conducted yearly. Ano po yan? Taon-taon? Start of the semester? Middle of the semester? End of the semester?
Kailan po yan? Start and middle of the semester. So, lahat po ng estudyante, bago transfer, meeting tayo, bawal dito ang anti-bullying, bawal ang bullying, bawal ang hazing, sexual harassment, drug addiction, etc., etc. In-explain. Ang tanong ko lang, the timeliness of this. Baka naman doon tayo nagkakamali. Baka yun ang hindi nasusupervise ng PACU, ng CHED. Kasi I'd like to show this website. No offense to the Adamson community. Baka nagkamali lang ang nag-post nito. Tingnan niyo po ito. Can we post this? Can we post this? Yeah. Technical. Tingnan niyo po ito. Nag-issue kayo ng isang notice sa lahat ng estudyante ninyo for school year 2022-2023. OSA, discipline section, magkakaroon kayo ng seminar March 18, 2023 sa St. Teresa's Quadrangle, 8 a.m. to 11 a.m. for the morning session, 12 noon to 3 p.m. Eh kung January po nag-start yung semester, eh bakit mag-i-seminar kayo ng March 18? Matagal na ho yun, 2 months na ang nagdaan. Ito sa Adamson website po ito. So 2 months na, nag-open yung semester, at saka pa lang kayo magse-seminar, naganap na itong ganitong uri ng pinagbabawal nating hazing. Hindi kaya very late yung orientation? Dapat siguro, kung ako po yung no offense sa inyo, baka nagka-sabisi ninyo, dapat siguro bago magsimula yung semester, sabi nyo January, orientation na. Di ba yung kinukwento kanina? Dito yung library natin. Dito yung registrar's office, dito yung canteen. Pag may problema kayo sa security, dito yung security office. O ito naman, tungkol sa anti-hazing law. Eh bakit po naka-schedule kayo March 18 na? Wala pa hong March 18. Ano ba ngayon? March? March 7, Your Honor. March 7. So 11 days from now, tsaka pa lang tayo, kayo mag-orientation. Hindi kaya, ito may nangyari ng insidente, namatay na si Matmat. Hindi kaya ito yung pagkukulang naman ng Adamson ngayon. I have nothing against Adamson ulit, ha? Hindi kaya ito, late na, oh, kung kailan may nangyari, tsaka lang kayo mag, ang i-discuss nyo na rito, itong sinapit nitong mga ito, hindi kaya too late? Hindi kaya mas maganda 1 week before, dito nyo kukunin yung ID, dito kayo kukuha ng PE uniform, yung gusto mag-ROTC, dito, mag-isahan na lang, hindi yung too late po ito. Sir, attorney, how do you explain this? We recognize, Your Honor, that shortcoming. We scheduled it prior to the incident, actually, you know, because there are other considerations like academic. So we allow them to have their academic. Chet, mali ito. Nag-schedule ng orientation, ay 2 months after the start of the semester. Baka yung iba nag-drop out na, nag-change na ng klase, kung ano, nag-change na ng course, medyo. Ang alam ko pong orientation, bago magsimula. Kaya nga orientation eh. Pero pag 2 months ka nang pumapasok, matagal na itong March 18. Parang ano na ito? Nakapag midterms na. Tsaka palang mag-orientation. Chad, is there anything that you can do concerning this? Baka hindi lang Adamson. Baka yung ibang eskwelahan sa April pa mag-orientation. Actually, Mr. Chair, if I may, yung program po na ito, there are specialized programs like the DARE, or minsan meron tayong mga programs with NTFL-CAC on security matters that are done within the semester. But in practice, meron po tayong mga tinatawag na freshman orientations which are done even before the school starts, especially para pero sa mga bago ito, pass. Pero ito, liwanag. Oh. Kung wala tayong kopya nito, wala nga amin. Eh. Ngayon, inaamin na to. Galing sa website nila. Ang sunod na tanong ko, are there sanctions that can be imposed upon Adamson University and other universities doing this? Actually, ito yung isang magandang tingnan din ang legislation, Mr. Chair. Because under the law, medyo tali ang kamay ng CHED because we cannot really impose. We have very limited power to impose sanctions on schools. Academic freedom, higher education, institutions autonomy, we really have very few powers to sanction. We can't even... Right now, we can't even impose fines. So the most that we can do, yung mga pagkukulang na to, they are monitored. Unfortunately, we also don't have enough persons to conduct the monitoring. For example, in NCR alone, we have 300 schools. Sa website lang, makikita na. Mr. Chair. Ang nangyayari, this gets feed into our system as a violation for student services na nagiging bahagi po when we evaluate them again for
for their applications for autonomous status, deregulation, or for their applications for new programs. Pero yung direct punishment, it has always been a tricky issue. Yeah. Wala kaming... Hindi namin baguhin yung batas na yes. Pwede kayo magsasya. That would be a welcome change, Mr. Chair. Pero as laws, you also give us clearly the power that we have that quasi-judicial power to declare them as administratively liable. Pwede and we can penalize them. Accreditation for one, Sam. At attorney Balyas, na Balyas ka. Pwede kayang isipin nung ilang nakikinig ngayon, kabilang ang magulang ni Matmat at lahat nung na-involved dito, na kung ginawa niyo yung maagang orientation, eh baka hindi nangyari ito. Kung ginawa natin noong January, bawal kayong sumali sa ganitong hazing, bawal kayong sumali kahit hindi accredited ang Taugama, na ipaliwanag ng husto, ito ang magiging sasapitin nyo, makikick out kayo, hindi kayo makagraduate, makukulong kayo. Kung nagawa kaya ito, napigilan natin itong kamatayan ni Matmat. Kung nagawa nyo yung trabaho nyo, kasi gagawin nyo yung trabaho, nangyari yung namatay si Matmat, February 18. Mag-orientation kayo, March 18. After 1 month, kung napaaga lang, January, hindi kaya nabawasan itong, wala sana-sana tayong hearing ngayon. Kung umattend doon si Matmat ng orientation, ay tama nga pala, hindi na dapat ako umattend ng welcoming kasi member ako ng Taugama, si Roy De La Cruz, hindi na rin ako attend kasi baka makick out lang ako at yung mga ibang mga estudyante ng Adamson, hindi na rin sasali sa ganito. Hindi kaya nagkaroon ng pagkukulang ang universidad at Adamson. Kung nagawa ito, wala sana tayong hearing ngayon. Your Honor, yes, if the timeliness was properly scheduled, no? That's so you admit? Yes, Your Honor, but you know we scheduled it because there are so many other special topics that we have to give. Talaga po nito, buhay ang drugs, ang anti-hazing, bullying, sexual harassment, at lahat na. So, hindi ba pwedeng bigyan ng maggawa kayo ng isang special office, lahat ng university, ito lang ang trabaho nyo. Registrar's office, paka-enroll, tinanggap natin, isyuhan ng ID, mimitingin natin lahat ito. Kasama yung mga parents, ito ho yung bawal. Diba ho, napakaganda sana nung wala tayong problema ng ganito ngayon. Sir? Let me ask Attorney Nabalyas ka first. Din po yeah, yes, Your Honor, but as I said earlier, early as 2018, we already had the schedule of anti-hazing. Sir, if I may. Pero ano nga, 2018 pa yun eh. 2023 na ngayon sir, eh. Late nga eh. Kaya... Ang isang pwedeng gawin dito na batas, si Ched, in coordination with PACO, form kayo ng special committee, ikot kayo sa mga university, speakers, bureau, wala kayong gagawin, kung hindi explain, ito yung bawal. Sir, pasensya na. Baka hindi kayo mag-isa ni Attorney Nabalyas ka. Tutulong lang po ako. Yeah, Mr. Chair. Thank you. Kayo, lahat kayo, estudyante ng Adamson, yung sino yung taga-Adamson dyan? Tasang kamay. Apat kayo. Apat, again, nating against Adamson. Ha? Gusto lang natin establish ang facts dito dahil para tayong gago dito, nag-iimbestiga, tapos ang facts natin, hindi natin establish properly. Kayong apat, ikaw, pinakauna, anong year ka? Anong year ka na ngayon sa Adamson? First year, second year, third year, fourth year? Fourth year po. Fourth year. Sa 4 years mo sa Adamson, nakailang na-attend ka ng itong orientation seminar about fraternity, about bullying, about drug addiction. Nakailang attend ka na? Nakailang orientation seminar na nag-attend ka? Dali lang sagutin mo kung meron o wala. Wala po. Wala. Bakit wala? Alam mo o hindi mo alam? Alam mo na may orientation pero hindi ka nag-attend? Or wala kang alam na mayroong orientation kaya hindi ka nag-attend? Alam mo na may orientation pero hindi ka nag-attend? Sagutin mo ako. Hindi ko po alam. Hindi mo alam kaya hindi ka nag-attend? Dali lang yan. Hindi mo alam kaya hindi ka nag-attend?
Yes or no? Yes po. Okay. Pangalawa, sino isang nagtaas ng kamay? Anong year ka na? Second year po. Second year. Sa 2 years mo sa Adamson, nakailang orientation seminar ka na na naka-attend? Wala pa po. Bakit wala pa? Hindi ko din po alam. Hindi mo alam? Wala rin naman po pinapost ng online. Wala pinapost online? Eh paano itong pinost sila ngayon? After the fact na ito? Para lang to clear themselves? Parang post-dated na kuwan ito? After the fact na ito, dahil may namatay, saka sila nag-post ito? Yung baby mo sabihin? Opo. Opo? Ikaw, yung isa, pang-apat, pangatlo. Anong year ka na sa Adamson? Third year po. Third year. Nakailang orientation briefing ka na atinan? Wala din po. Wala din? Bakit wala? Alam mo o hindi? Alam mo na may orientation? Wala. Wala po. Wala. Pang-apat, sino yung isa? Ikaw, anong year ka na? Graduating po. Graduating. 4 years ka na? Yes po. Oh, so nakailang orientation hearing meeting ka na atinan? Wala din po, sir. Bakit wala ka na atinan? Ito po lang, more on sa ROTC or NSTP ko lang po sila yung mga. So, ito. Okay, thank you. Attorney, 4 against 1. 4 against 1, I'm not pinpointing liabilities nito. Ang akin lang, ma-establish natin na wala talaga orientation na alam ito mga bata na ito. Siguro kung meron ka rin orientation, you fail to disseminate to these people na meron orientation, kaya hindi sila nakatend. Kaya nga nag-raise ng hand ito si Atty. Si Ma'am, dahil alam niyang meron talaga kayong ginagawa. Sir, pero bakit hindi nakakarating sa kanila? So, yan ngayon, dyan yung nakikita ang papel mo ngayon as director ng Student Affairs. Sir, full disclosure lang po. Yes po. Ako rin po yung dekano ng Adamson College of Law. Ah, ikaw rin? Opo. Pero ako, I'm representing Philippine Association of Colleges and Universities now. Kami sa colleges namin kasi may sarili-sarili din kaming orientation aside from the general orientation for the freshmen. So ako mismo sa College of Law namin, sa Adamson, Yes, ma'am. Whatever you say, I believe you na meron kayo ginagawa, meron kayo orientation, pero the fact remains na itong apat na ito na na-involve sa Hazing ay wala. 4 na taon na sa Adamson, ni isang orientation, isang seminar, wala silang atinan dahil wala silang alam na meron palang seminar na ganun. So, very clear. Whatever you say, alam namin yan. With all due respect, we have, nakapaskill naman po yan. Meron din po yan sa mga website. O, yun nga lagi, yun nga. Hindi lang nila nakikita. Hindi lang nakikita. Baka mamaya, we can come up with... Sa dami ho na nakapaskill doon, ay siguro hindi na makikita yan. Lahat yung class schedule. Siguro ang pinakamaganda niyan, ina-announce sa flag ceremony, sa mga classroom, lahat ng professor, merong memorandum circular na i-announce nyo ito na may orientation. Or ipapasok doon. Class enrollment requirements. Yes, kasi yeah. Pinapipirma nyo lang. So, marami talagang pagkakamali. Director, pwede siguro, lahat ng classroom, pasukin o katukin. Oy, lahat ng estudyante, meron tayong orientation, itong date na ito, ha? O, pasok na naman sa next room, katukin. Meron tayong kwan, ha? Meron tayong orientation. Dapat ganun gawin ninyo. Kasi ito, 4 years. 4 years na sa university niyo, kahit isang orientation seminar, wala silang natinan dahil wala silang alam na mayroong orientation seminar na nagaganap at every opening of the semester. Establish natin yan. Very clear yan na pa. I'm sure, Senator De La Rosa, hindi lang Adamson yan. Ha? Lahat baka marami pang ibang eskwelahan na wala na rin orientation. So kahit gumawa tayo ng batas na nakalagay naman dito yung orientation, hindi na na-implement. Ang sinasabi ng CHED, wala daw silang ngipin para implement o magbigay ng sanksyon. Talagang doon yung pagkukulang natin. Kaya babalik tayo, Mr. Chairman, sa tulpo amendment. Yeah. Kailangan natin yung tulpo amendment na yan. Mr. Chairman, matagdag ko lang din ano. Okay. Mr. Agnay. Opo, thank you, Mr. Chair. Kahit nasabihin natin may orientation, kasi yung mga bata, yung mga member ng frat, kung gusto talaga nilang magbuo ng samahan, at kasama dyan sa samahan ay magkaroon ng initiation, mangyari yon. Kaya ito sinasabi kanina kay attorney ng Adamson, alam mo pala it existed. In fact, magkakaroon kayo ng
Anti-Hazing Act of 2018 orientation. So, recognize mo the presence of that fraternity. What you should have done, kinakausap mo yung mga leader-leader ng fraternity na yon sa loob ng eskulahan mo. I won't believe you pag sabihin mo na hindi mo sila kilala. I will not. Okay, alam mo yan. Sabi ko kanina, maski mga bendo sa labas ng eskulahan, kilala kung sino yung mga member ng frat, kung sino yung mga presidente doon, yung official. Dapat kinakausap mo sila. Matapos mo silang kausapin, kunin mo yung mga pangalan nila, and then after that, isasubmit mo yung mga pangalan nila sa mga otoridad. And then sinasabi mo sa kanila, under my school, under my watch, bawal ang initiation ng hindi pinainpormahan kami, mga otoridad, o mga magulang. Di po ba? Kapag ginawa nyo yan, then may mga katapat na parusa yan. Kahit na wala nangyaring hazing, nagkanda kayo ng initiation without informing proper authorities, then it is tantamount to you being expelled or you will be outright expelled sa eskwelahan. Yun po yung gusto ko sana mangyari. But anyway, I will come up with a law na from now on, lahat ng mga leader-leader ng mga frat sa eskwelahan may na nagkaroon ng hazing, reclusion perpetua. Now, before I end, gusto kong sabihin, in fairness naman sa Tau Gamma, nababalitaan ko na may mga ginagawa naman po yung fraternity na Tau Gamma, mga charity works. Nagkataon lang, ito mga batang to, naligaw ng landas. Having said that, ang tanong ko, Mr. Perry, hindi ka ba nakukonsensya? Yung binubugbog mo na gustong sumali, walang kasalanan sa'yo, bubugbogin mo, tapos later on, yayakapin mo. Tapos sabi mo, brother, brother, prat, prat, ano yun? Bubugbogin mo, walang kasalanan sa'yo. Walang ginawa sa'yong mali. In fact, kusang sumama at gustong yakapin ka bilang isang future brother sa fraternity at bubugbogin mo, anong feeling mo doon? Matanong lang kita. Anong pakiramdam mo habang binubugbog mo? Gigil na gigil ka. Anong pakiramdam mo? Kasi hindi ako member ng frat, kaya hindi ko maintindihan. Hindi naman po ako, forget pastor initiator ka. Is ikaw na. Pakialis para maliwanag. Hindi naman po meaning ng pag-master initiator ka, sir. Ikaw po yung bubugbog or papalo. Okay, sabihin natin, hindi ikaw yung mga kasamahan mo. Bakit binubugbog, pinapalo, sinasaktan hanggang sa mamatay na nga in some cases? Bakit kinakailang pinapahirapan? Anong meron? Anong naramdaman? Masarap ba ang pakiramdam na nanakit ka ng tao? Hindi po, sir. Oh, kung hindi pala masakit manakit ng tao, magpalo ng paddle, baseball bat, bakit yung ginagawa? Gusto ko lang maintindihan. Gayon nga po na sabi ni leader po is sa tradition nga po. Tradition. Pero kayo ba, may mga konsensya ba kayo? Ano nga, sir? Eh kung may mga konsensya kayo, bakit kayo na magpapalo ng paddle hanggang sa sumakit ang tiyan, hanggang sa magka-pasa-pasa na, hanggang sa yung iba mamatay pa? Ano meron? Gigil na gigil kayo? Just to follow tradition? Kayo ay mananakit ng tao? Ganun ba yung tradisyon na tinuturo? So, binasa kanina ni Senator Padilla yung prayer ninyo, and maliwanag doon na meron kayong high standard na inoobserve sa inyong membership. Oh. Diba? Dapat, ang isaulo ninyo, pag kayo na sa fraternity, kung paano kayo makatulong sa kapwa. Diba? Hindi yung kung paano kayo manakit. Mali yung ginagawa mo, Mr. Perry. Mali. And then, attorney sa eskwelahan, you should know better next time. Huwag mo palusot na outload nyo, hindi nyo na-recognize. Hindi nyo na-recognize. Pero the fact na nag-issue ka nitong memo, I'm sorry, March 18, in schedule 2023. So you know na they exist. So dapat, kung yung mga Cosa Nostra sa Amerika, hindi alam, very secretive sila. Nakakapa ng mga otoridad at kinakausap yung mga godfather para pagsabihan. O sila nag-uusap para magsabi kung ano yung mga direksyon na gusto silang mangyari at para maiwasan na sila pag-initan ng otoridad. You could have done that. Talk. Ito sa lahat ng eskulahan. Kausapin nyo upon the opening of the school lahat ng mga members ng fraternity, especially mga leaders. Imposible. Alam nyo yan. Imposible. If you tell me na you don't know, you are lying to your teeth. Okay?
Yun na po, Mr. President. Mr. Chair, maraming salamat. Salamat, Senator Tulfo. I think Senator Padilla would like to interject. Maraming salamat po, mahal na taga-pangulo. Gusto ko lamang pong tanungin yung representante ng mga paaralan. Naniniwala po ba kayo na kayo ang pangalawang magulang ng mga estudyante? Okay, yes, sir. Dalyaska? Dalyaska? Nadalyaska? Okay. Yes, sir, honor. Opo. Responsibilidad niyo po sila kapag ka nasa paaralan niyo na. Yes, sir, honor. Opo. Attorney, hindi po ba kayo nalulungkot sa nangyari sa mga batang to? Of course, Honor, we are saddened, no, with the incident that happened. Hindi po kayo maniniwala na meron po kayong kasalanan din dito. Kasi kung pangalawang magulang po kayo, di ibig sabihin kayo po ay tinatanggap niyo po na may responsibilidad kayo, sabi ninyo. Ito po mga batang to, kawawa ito, wala na itong... Naniniwala po kayo wala nang kinabukasan to? Naniniwala po ba kayo, attorney? Kayo po ay abogado. Sa tingin niyo po ba kaya pang ipagtanggol nila? Under the law, Your Honor, their future is already slim, Your Honor. Madagdag ko siguro kay Senator Padilla. Willing ba kayo, attorney, na dahil may pinag-uusapan tayong locus parentis, kayo po ang magdepensa sa mga batang ito? Kasi ayaw na ng PAW. Kasi ano eh, pangalawang magulang kayo, ipagtanggol niyo po itong mga batang ito na maaaring nagkamali bilang pangalawang magulang ng Adamson. Kayo, mag-abogado ngayon sa kanila. Pwede ba yun? There's no legal obligation, Your Honor. Excuse me po, ma'am. Hindi pa po kayo tinatawag. Antayin niyo pong tawagin kayo ng chairman. Sasalisa pa ako eh. Your Honor, they need an expert a defense lawyer for this case, Your Honor. Ba, parang binibitawan nyo na po, ganun. Ako, awang-awa ako dito kasi mapupunta kayo sa teritoryo ko. Batang bilibid ako eh. Doon kayo mapupunta. Awawa kayo. Sa palagay nyo po, hindi nyo sila obligasyon, hindi nyo obligasyon na ipagtanggol tong mga batang to. Galing po sa inyo, sa Adamson. If I may, Your Honor, they are of age and they have their discretion. They know what's right or wrong, Your Honor. Nako, patay tayo. Napunta na tayo dyan, boss. Kanina kayo magulang. Yes, Your Honor. Sila even na. As parents, our children, they have their own discretion, Your Honor. Eh, we are not in control of their actions, Your attorney, Honor. Sabi nga po dito, lahat ito, huli na itong March 18 yon, nangyari na. Ako, nalulungkot ako. Hindi ko man kaano-ano itong mga to. Dahil akong galing ako ng bilibid, kawawa to. Kawawa itong mga batang to. Hindi kayo naaawa. Sa palagay nyo, hindi nyo responsibilidad yun. Kayo po, Attorney Abad, kanina pa po kayo hirit ng hirit. Naaawa din po kami, Your Honors. But the fact ipagtatanggol niyo po sila. Total, yeah, kayo po ang legal counsel po ng Philippine Association of Colleges opo, and Universities. Opo, yun nga po. Di sila din po pagtatanggol niyo. Your Honor, they are entitled to a lawyer of their own choice. There's also a presumption of innocence. Hindi po kayo magpo-pro bono. Your Honor, kung ma-appoint po ako pero I am pro bono po. In conflict po ako, may conflict of interest kasi ang eskwela po ang hawak ko. At ang eskwela po namin ngayon ay talagang against the siguro tama po yung ano, tama po sinabi ni ano ni Senator Tulfo, dapat kasama kayo. Responsible kasama kayo sa kasuhan. Hindi ako pwedeng maniwala. Magulang din ako, pinagkatiwala ako sa inyo anak ko pagdating sa ganito, hulugan. Bahala na sila. Wow, kawawa itong mga batang to. Maniwala kayo sa akin. Kawawa to pagdating sa bilibid. Your Honor, may namatay din po kasi. Namatay din po kasi si Matt. So sa palagay niyo po ba, hindi niyo responsibilidad silang dalawa? Pareho. Yung namatay? Pareho po. Oh. Mayroon po kaming ginagawa naman po. In all due respect, Your Honor, the schools have been trying to balance this delicate situation. It is very painful for the administration. Buong college and university po namin. Ma'am, naniniwala po ako. Naniniwala, excuse me ma'am, naniniwala po ako na
Siyempre, masakit din sa paaralan yan. Opo. Kasi reputasyon niya yan, namatayan kayo. Saka tao din po kami. Tao din po yung namatay. Opo. At tao din po ito. Kaya mga may magulang din po ito. Huwag niyo po akong daanin dun. We sympathize with... Huwag niyo po akong daanin dun. Kasi pag dinaan niyo ako dun, may kayo, may responsibilidad. Responsibilidad niyo mga bata ito. Dinala yan sa paaralan ninyo. Huwag natin alisin dun. Wag pong ganun, attorney, kasi responsibilidad niyo yung mga batang 'yan, responsibilidad niyo yung mga batang 'yan. Kung gusto ninyong proteksyonan yung paaralan niyo, trabaho niyo 'yan, tama 'yan. Okay 'yan. Iagawa niyo 'yan eh. Pero para ipagdikdikan niyo sa akin na wala kayong responsibilidad dito at diyan, malabo yan. May boto na agad si Senator Robby Tulfo. Ako na yun. Pagka sinabi niya na dapat, managot kayo. Magulang kayo eh. Saka huwag niyo akong banata na sa konstitusyon na sinasabi ninyo ganito, ganito. Ang unang-unang sinabi sa konstitusyon, karapatan ng bawat Pilipino. Bawat tao, bata, matanda, anuman ng kanyang kasarian. Yun ang una. At higit sa lahat, bata, mga kabataan natin, pag hindi natin yan pinuriteksyonan, ma'am, paano tayo? Sir. Ako, iniisip ko na, ano, paano ko to, sa totoo lang, babagsak itong mga bato. Sa akin kayo babagsak, sa bilibid. Senator Padilla, ito hindi biro, si Senator Padilla galing na po sa bilibid. Si Senator De La Rosa, naging pinuno naman ng bilibid, kaya alam po lahat nila ito. Opo nga ho eh. Alam po lahat nila ito eh. Na-sandwich na ako dito ng Believe it, boys. Sir, tutulong po kami. Yan po ang gusto kong madinig, ma'am. Maraming salamat. I love sir, you, ma'am. Yun lang ang gusto kong madinig. Yun lang po ang gusto kong madinig. Tutulungan din ito mga batang ito. Tutulong kami na gumawa din ng mga proposals po na para mapaganda. Even without the current law being amended, your association, PACU, in coordination with CHED, can craft something. Yes, Your Honor, we are willing to do that. So have the orientation 3 weeks before the school opening. Yes, Your Honor. Have another orientation during the middle of the semester. Yes, Your Honor. Make the orientation technologically accessible to all. Hato, nagte-text, di ba? Opo. Kung hindi nyo gagawin yan, kahit mag-amienda kami ng batas, if you don't get the cooperation of the schools, lalo si Chet, palagay ko hindi ka na nangangailangan ng bagong batas. You can do that. We'd like to acknowledge the presence of Senator Jinggoy Estrada. So, siguro bago namin ma-amiendahan yung batas, gumawa muna kayo ng, even Adamson, again, paulit-ulit na ako, I have nothing against Adamson, I have nothing against Taugama. May mali dito eh. Ito, glaring ito. Nagkaroon kayo ng, magkakaroon pa lang ng 1 month after me namatay. Senator Padilla, other questions? Yun lang po, narinig ko na po yung gusto kong marinig kay ma'am na handa silang tulungan din tong mga batang to. Yun lang po, at maraming salamat po, mahal at tagapangulo. Before we allow Senator Jinggoy Estrada, siguro sa NBI, matanong ko lang, who's the lead agency here? PNP, NBI, sino may custody ngayon sa mga ito? Your Honor, this representation is Assistant Director Vicente de Guzman of the NBI. And with regards to your question, Your Honor, these respondents were brought for inquest by the Binyan Police. So the custody is in their hands. Is there any parallel activity being done by the National Bureau of Investigation, considering that there is a current case, yung sa Cebu, yung namatay, that's being initiated by NBI? Yes, Your Honor. That is being investigated by our regional office in Cebu in coordination with public attorney's office. And what about Pro 7 PNP? Hindi kasali?
Regional Office of the Police sa Cebu? We do not know, sir, if so the siguro, local PNP Director is... De Guzman, yes, sir. You should update this committee concerning the death in Cebu. Para pagsasamahin na lang namin ito, baka, although that's not part of the privileged speech of the Senate President, baka ganun din yung sitwasyon. Baka hindi rin nagbigay ng orientation yung eskwelahan. Kasi isang halos sabay na to. Iisa yung, although hindi ko pa hawak yung facts, can you provide this committee an update concerning that? Even just through a short memorandum, padala nyo na lang. Yes, Your Honor, we will do so. We thank you. And pertaining to this case, Salilig case, the PNP has already filed the case on inquest. And as you mentioned earlier, the NBI is conducting parallel investigation with regards to the other suspects which are not yet identified. In fact, for the information of this honorable committee, we have in our custody four of the suspects. We already got their sworn statements, and soon... Are they here, present, or wala? No, sir. Go ahead. In the meantime... You have that investigative discretion. Yes, Your Honor. The names. Yes, Your Honor. And as soon as we file the case, we will provide a report to this honorable committee. Yo, maraming salamat doon. Thank you, Mr. Chair. General Nartates Command has been informed of this. At may coordination naman kayo, no? Sa PNP? I suppose our field operators is coordinating with the PNP who's handling the case. RD, may ongoing, I suppose, para mas mabilis to, yung at-large pang sampu, may apat na sila, anim na lang. So, yung coordination natin with the NBI? Yes, sir. Your Honor, we will be coordinating. And in fact, there is a coordination already. Yo, nawala si PD Ulaso. So, I think the committee is quite satisfied with the ongoing and the conducted police investigation, as well as the ongoing National Bureau of Investigation, as well as the inquest proceedings. Hindi ko natatanungin si DSP Olivia Torrevillas. Are you still there, ma'am? DOJ? Yes, Mr. Chair, I'm still here. Are you aware of the... ito nangyayari lahat. Sabay-sabay ito. Meron sa Cebu, meron sa Region 4A. Are you aware? So, since yes, you were Mr. the experienced prosecutor during the time of the... What was that case? Horacio Castillo. Yes, yes, so, siguro, it will not just trigger your memory that halos pareho. So, just probably coordinate likewise with NBI and the PNP. Senator Jingoy, you have a statement to make? Thank you, Mr. Chair. I do not have any opening statement. Can I just propound some questions with the permission of the Chair? Please proceed. For the information of Senator Estrada, we're done with the circumstantial, the evidentiary basis for all of this. Tatanong na to. We're now with the Commission on, educational institutions, ano yung liability ng mga schools, ano yung pwede pang gawin. So we're now on the third stage, nasimula na rin. Ano yung mga proposed legislation manggaling kay Senator Tulfo na pwedeng liable yung mga schools kasi yung orientation nahuli, kahit hindi accredited yung mga fraternities, dapat may trabaho pa sila. So, nandun na po tayo sa ganung yugto. But Senator Estrada, you can ask any question. Thank you very much, Mr. Chair. Sorry for being late. Is any representative from the fraternity present here? So, ano to? Algama Fee? Who is the representative? Kasado. Detainees. Mga member sila ng plato. Ito naman yung survivor. Ikaw yung witness? Yes po. Alright. Bibiktamihin ka rin sana nung mga... I'm about to die that day po. Huh? I'm about to pass out that day. You were about to? Pass out. Pass out.
Okay, you saw what happened? I heard. You heard, yeah. But you did not see. I saw some events, pero hindi po lahat. Paano pinalo yung biktima? You did not see it? Si Matt po. Hindi ko po siya nakita kung paano po. The victim? The one who died? In John ba yun? Yes po. Huh? Hindi ko po nakita kung paano siya pinalo. So what did you hear? Yung ano po, na susuka na siya, na tatay na siya. Ayun, and then, po. What did you do? I can't do anything since I'm neophyte lang po. Bago lang po ako. Alright. Gusto ko sana yung may representative ng fraternity. Your Honor, we invited several but we received some notices kasama po yung siguro for purposes of parliamentary. Mr. Chair, I wanted to ask, ilan bang mga during the establishment of this fraternity, because I have never been a member of any fraternity since high school and my college days, no? Kaya hindi ko naintindihan yung mga, meron pala mga hazing yan. Gusto ko lang malaman dun sa, kung pwedeng meron sumagot, ilan na yung mga namatay because of hazing? Dun sa, under Tau Gamma Phi, under this fraternity. Attorney Abad, you can answer. You're ahead of the Philippine Association of Colleges. Your Honor, I only saw what is listed in the Wikipedia, but I don't have any official source. Apparently, it was also reported there were about 16 other 16. Reported cases of hazing by the Tau Gamma Phi. Before the death of Wikipedia, no? Wala po. Before the death of Mr. John, where was the last one? Do you have any information about it? Yes, siguro it's si Attorney Parolan. Parolan, Mr. Chair. Yes. Based on the information we have from the media, it's the last prior to Jan Matthews Salilig, in 2022, there were two incidents of deaths due to hazing. One is Ray Mark Reputazo, involving the Tau Gamma Phi, and August Cesar Saplot, involving the Alpha Kappa Rho fraternity. They belong to what school? There is no information regarding Mr. Rabutazo, but Mr. Saplot is reported to be from the University of Mindanao, Mr. Chair. So, nangyari sa Mindanao? That happened in Mindanao? The hazing rights happened in Mindanao? We only have the list, no direct report, Mr. Chair. So you answered 16? 16 deaths? Si Attorney Abad pala nagsabi. 16 deaths? Yung bilang ko po kahapon nung nabasa ko po. Okay. But we can provide you with the list, Mr. Chair, if you are interested. Okay. Yes, please. Prior to the death of Mr. John Matthew, no? Anong measures ang ginawa ninyo sa school, Attorney Abad? Yes. Sa Adamson po. Sir, mas makakasagot po si Attorney Navalyasca na sa dulo po. Sino siya? Siya po yung Office of Director ng Office of Attorney Navalyasca, you can answer. Yes, Your Honor. We heard about the case of John Matthew from his brother, the email, when he was already missing on February 18. And from there, we contacted the different teachers, chairpersons, as to where his whereabouts, because we are still at the time, we are still unaware of his activities. It's only then when the police came to us that we have some idea of his involvement, no, in this fraternity. So hindi ninyo, I mean, when you heard that the person is already missing, what actions have you taken? We coordinated, Your Honor, with our chairpersons, with our teachers, and with their friends who might have seen, no, and might have knowledge as to his whereabouts. Who was the first person that you contacted? It's circulated among the dean, the chairperson of the department, and their teachers and friends, Your Honor. Teachers and friends? So what happened next? They have no idea
of the whereabouts of Mr. Okay, lang yan nalaman. Only then when the police came to us, no, that was already February 20, that there is no a because no of this incident. You reported on February 18 that the person is already missing, correct? Yeah, yeah, Father. Yes, Your Honor. You knew about his death 2 days after. It was still not confirmed, no, when the police came to us about they have their initial investigation. Because the body is still missing, Your Honor. Who among the policemen went to the crime scene? Sir, the forensic group, sir. The Cavite BPO, what, sir. What did you discover? We discovered, sir, the cadaver of the BPO, when sir. Did you discover it? What date? February 28, sir. 28? Yes, sir. 11 days after his death? Or 10 days after his death? Yes, sir. The, ano rin, decomposing body na yan? Yes, sir. Starting na, sir. Why did it take you so long? Sir, hindi niya na CPS, sir. Na-report po ito sa amin, sir. February 26, sir. Nung nagpunta po sa amin ang kapatid ng biktima, sir. Na si Mr. John Michael, sir. Kasalanan ng eskwelahan yan. Bakit hindi nyo hinanap na hinanap? Pinursige na hanapin yung missing person. We were not aware of his whereabouts, Your Honor. We only heard it. No, we only got the message from an email. You about... You told me that the policeman went to you. That correct? Was already in February 20. No, that they had initial investigation. Am I correct? Yes, Your Honor. What did you do after? We tried to... take 10 long days for them to discover the cadaver in the crime scene. Because the suspects, Your Honor, were at large then. You did not do anything? You did not exert any effort to find the suspects? The suspects were not in our school, Your Honor. Where are they from? They did it outside, Your Honor. So, are they students of Adamson? Yes, Your Honor, that's correct. What is your role in Adamson? I am the director for the Office for Student Affairs, Your Honor. Oh, you did not even exert effort to locate them, their parents or whoever? We located, they were not attending the classes then, Your Honor. I know they were not attending. Did you not ask their parents, go to their house and inform them where they were? No, we did not, Your Honor. That is negligence on your part. Anong klase? Alam nyo na in-inform na kayo ng police na meron na silang initial investigation with regard to the death of the victim and you did not even exert any effort to locate the stupid students. By then, Your Honor, perpetrators of this crime. We were still waiting for the result of the investigation, Your Honor. Why did you have to wait for the results of the investigation? Why did you not exert any effort to locate the parents or the students o yung mga kamag-anak o yung mga guardians nitong mga hayop na ito? Why did you not? Why did you not exert any effort? That is negligence on your part. Ganun ba? Pababayaan nyo na lang yung estudyante ninyo? Na may namatay na? Senator Estrada, they already admitted their own laxity and negligence a while ago. You can answer that or you may refuse to answer. You're a lawyer. That's all, Mr. Chair. Are you going to answer my question or not? Again, Your Honor, what's the question? Rephrase this. Siguro, liwanagin ko with the permission of Senator Estrada. Noong nangyari itong insidente, pagkatapos mangyari, kausap niyo yung mga ibang teachers, may chat group kayo, yung ibang deans, bakit hindi niyo na-report sa otoridad
na ganito nga yung nangyayari. But bakit daw walang extra effort? Siguro sinasabi ni Senator Estrada, sa opisina ninyo, meron namang files ng mga telephone number ng mga kaklase, kaibigan ni Matmat, na pwede niyong alamin. Nasaan na ba si Matmat? Magkakasama yung... Yes, Your Honor, we were cooperating with the police, Your Honor. We're providing information as to the students involved, Your Honor. Because we believe the police were on the ground doing the investigation and they have the capacity, Your Honor. So we helped, we cooperated with our PNP as regards the location of these students. Siguro, follow-up question na rin, meron pang 10 at-large na estudyante rin nyo, karamihan, di po ba? We still confirm if the 10 are really our students, but we provided them already, Your Honor, the information. Yung confirmation. Yung apat nasa kamay na ng NBI, estudyante rin yon, so hindi pa ba kayo nakakabuo ng ganitong sistema na pwedeng kontakin yung ganito? Baka meron pang involved. Nasa inyo lahat yung data eh. Nasa inyo lahat. The data, Your Honor, was in our database upon their entry, Your Honor. Yes, ang ibig sabihin data, yung address nila, anong course nila, anong age nila, anong telephone number nila, sa inyo yan eh, in your possession. We provided that, Honor, with our the police? Yes, Your Honor. To the National Bureau of Investigation? To the police, Your Honor, because they were doing the investigation. They requested and we responded, Your Honor. Mr. Estrada? Thank you, Mr. Chair. Mr. Perry, balita ako, ikaw instigador. Tama ba? Master initiator. Again, Mr. Perry, pwedeng alisin mo na yun. Tanggalin niya yung mask. Kasi kung kumain kayo, huwag kayo mahiya. Sabi ko nga, baka... Hindi naman kayo makakain na may face mask. Ilang taon ka na, Mr. Perry? 23 po. 23? 23. Yes po. Ikaw ang master, ano? Initiator. Ano ba ibig sabihin na? Ikaw tiga-kumpas? Ganun ba? Hindi po, sir. Gaya nga po na sinabi ko kanina, hindi naman po ibig sabihin na master initiator ka, ikaw na yung magde-decide ng palo. O sino nagde-decide? Nung mga brads po na na... Sino? Who among you? Yung who decides? Po. Who decided? Yung mga wala po dito, sir, na ano. Nasaan? At large? Yes, okay. Hindi ka ba naawa nung sino na meron sa inyo na malo? Kami, halos lahat po. Lahat kayo na malo. Yes. Anong ginamit yung pamalo? Kahoy po, sir. Kahoy? Yes. Saan yung pinalo? Sa ulo? Saan? Sa hita po, sir. Hindi ba kayo na konsyensya? Nung naghihingalo na yung bata? Nung kasama ninyo? Hindi pa kayo tumigil sa kapapalo? At alam niyong bawal yon? Alam niyong bawal? Ba't niyo pa ginawa? Mr. Perry, sumagot. Ba't niyo ginawa? Alam niyo ang bawal. Alam niyo may batas laban sa hazing, yung anti-hazing law. Ha? Sigot! Okay, nung naghihingalo yung bata, ano ginawa mo? Tumigil ba kayo o tinuloy-tuloy niya pa rin ang pagpalo? Sir, wala po ako nung sa setting po na nung namatay po si John Matthew, sir. Pero nung magpalo, nandun ka? Yes po. O nung nasasaktan na yung bata, yung biktima, hindi pa kayo tumigil? Napakasimpleng tanong yan. Sumagot ka na, Daniel. Not answer. Kaya sabi ko nga kung kailangan nyo ng abogado eh. Pwede kang sumagot, pwede kang hindi sumagot. Anong ibig sabihin ng silence mo? Ayaw mo sumagot? Daniel? Ayaw mo sumagot? Let the records reflect that Mr. Daniel Perry refuses to answer the question propounded by Senator Estrada. Mr. Chair, are they currently incarcerated? Yes. Well, PNP Binyan? Yes, sir. Yes. PNP Binyan, sir. PNP Binyan. Okay. Hindi na natin ma-cite in contempt, Your Honor. Hindi natin pwede kulong dito. Kasi nakakulong na mga ito eh.
Hindi naman contempt ito. Para bang nasa bilibid tayo, paano mo hulihin yung mga guard personalities na nakakulong na? Ayun, yun ang problema. Sige lang, as much as we can get as much information from you na makakatulong para sa aming gagawing legislation, then feel free to give us the necessary answer. Ah, thank you. For the record, let this be reflected likewise in the records that this committee respected your right to remain silent. Hinihinga namin kayo na kung gusto nyo ng abogado kanina, kung wala kayo, ang daming abogado rito sa likuran ko. Some of you voluntarily answered questions that will form part of the other testimony that can be used against you. Pero ginalang po ng committee ang inyong karapatan. Maliwanag po yun. Hindi kayo pinwersa dito. Ganun din po yung ating mga ibang resource person. So, maliwanag po yun na meron kayong kalayaang sumagot o hindi sumagot. Any other questions, Senator Estrada? That's it, Mr. Chair. Thank you very much. So, I think we have thoroughly discussed. This is the first hearing. There will be a second hearing with the presence of our Senate President. We'd like to thank all of those who participated. Senator Bongo, do you have a question? Wala. What about the SEAP? SEAP. I see. SEAP is the Catholic SEAP, are you still around? Hello. Magandang tanghali po, Mr. Chair. This is Celine Claustro of the Catholic Educational Association of the Philippines. We already submitted our statement to this committee, and we're also one with the committee in... Wala po kami natatanggap, ma'am, na statement ninyo. So this is the Association of Catholic Schools. So yes. I'm sure na bawal sa Catholic schools ang ganitong uri ng pananakit o hazing. Ganun po ba? Yes po, Mr. Chair. We condemn any form of violence, including this hazing incident po. So we already submitted that, and I'll just check po kung... Saan pupunta yung isang suspect siya? So, are you aware of what we just discussed na baka mayroong pagkukulang ang Adamson University sa orientation? Hello, sorry ka magan, Mr. Chair. Meron kasing lumalabas dito kanina na March 18 lang magkakaroon ng orientation. So, what we received, we are now here in possession of a letter coming from Sister Maria Viri, Religious of the Virgin Mary, and this is has something to do with your official statement, which we would like to form part of the records. I'll have this. I'll instruct the secretary to insert this into the record. So, naniniwala po ba kayo na baka mayroong proactively pagkukulang yung inyong grupo? Anong pagkakaiba nyo sa grupo nitong PACO? Catholic schools lang po ito. Yes po, Mr. Chair. We are association of all Catholic schools and universities in the Philippines. So we have 1,000, almost 1,500 member schools in the Philippines. So we're just an association po. At the end of the day, we have heard all the comments tsaka yung discussion po kanina na nakapag-follow through naman po kami. So, ma'am, ang tanong ko po, nagkukunda kayo ng orientation? About hazing. Mr. Chair, unfortunately, the CEP po is just an association of schools po. Pero usapan sa association yun na dapat mag-conduct ng orientation. Kasi kayo yung nag-meeting lagi, mga school presidents, school administrators. Di ba ho, dapat kayo na rin yung mag-initiate? Yes, I believe we kasama naman po yan sa advokasya ng CEP, Mr. Chair. Baka, kasi ang Adamson po, member ng Catholic. Yes. Kasi Vincentian fathers to, di ba? I'm sure member, pero ito nga lumalabas, si Adamson, again, no offense, hindi naka-conduct ng timely orientation. So siguro dapat yung SEAP, i-push nyo na yung mga members nyo ay magkaroon ng timely orientation. 3 weeks before the opening of the school year, di ba? Yes po, Mr. Chair, we can do that po. And if you can submit some proposals that would tighten the law,
we would gladly accept, this committee would accept. Thank you so much po, Mr. Chair. Yes po, we will do thank that. Thank you. Ulitin ko po, wala po tayong sama ng loob sa Adamson. Lumabas lahat po yan sa investigasyon, ganun din sa Taugama. Naging biktima rin dito si Roy de la Cruz at yung pamilya ni Matmat. Magpapasalamat po tayo sa Philippine National Police, sa National Bureau of Investigation, sa CHED. Ang binubuo po natin ngayon, hindi kami nakikialam sa investigasyon ninyo, maging sa Department of Justice, ang binubuo natin po ngayon ay mapausad po ito ng merong isang malaking pagbabago sa pagpapatupad ng batas. Kung papaano po ito, ito po yung pag-uusapan namin, na masakit na po ang ulo ni Senator De La Rosa. Ito po yung pag-uusapan ng committee ito at kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng dumalo rito. Unless meron pang gustong idagdag si Senator De La Rosa. Without objection on the part of Senator De La Rosa, this committee hearing of the Senate Committee on Justice and Human Rights relative to the death of Matthew Salilig is hereby suspended. Thank you. Maraming salamat din po. Permission to leave.